Sige, sige. Basta siguraduhin mo lang na maayos ang pagkakalatag ng plano. Hindi tayo pwedeng mabulilyaso. Naiintindihan mo? Seryosong wika ni Tristan sa kausap niya sa telepono. Siguraduhin mo rin na magiging malinis ang trabaho mo. Ayusin mo dahil kung hindi. Dugtong ba ni Tristan bago itsahin ang isigarilyo sa sahig? What the? Bulong niya nang makita ang mayroong gusgusing matanda sa gilid ng kanyang kotse na nakatayo sa kanyang harapan. May bitbit itong sako at nakatitig sa kanya ngayon. Pamilyar sa kanyang matanda dahil madalas niya itong makita na namamalimos sa tapat ng kanyang building. May narinig ka ba? Tanong ni Tristan sabay akmang hugot ng baril sa kanyang bulsa. Nakita iyon ang matanda kaya naman agad ito nagkonwaret sumenyas. Nagasta itong bingi at pipi. Sumenyas ito ng paulit-ulit na humihingi ng pera kay Tristan para maipangkain lamang. Tinabot pa niya ang kamay niya sa sikmura at sinabing gutom na siya. Kung ano-ano pang senyas ang ginawa at tumikha na rin ng maliit na impit na tunog gaya ng ginagawa ng isang bingi at pipi. Humugot ng pera si Tristan sa kanyang pitaka at saka iyon binato sa matanda. Oh, umalis ka na. Tabi, ang baho-baho mo. Nang makuha ang pera, tumakbo pa ang matanda papalapit kay Tristan. Humawak ito sa kamay at yumakap. Leche, layuan mo nga kung matanda ka. Sira ulo. Kumaway-kaway pa sa kanyang matanda at umalis. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Don Lucio ay isang tanihag at matagumpay na negosyante. Isang bilyonaryong nagmamay-ari ng pinakamalawak at pinakamalaking pineapple plantation sa Davao. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman na tagumpay, si Don Lucio ay isang tahimik at mapagkumbabang tao. Hindi siya mahilig magpasikat o magmayabang tungkol sa kanyang ari-arian at posisyon sa lipunan, kahit pa na nabibilang naman siya sa alta sosyedad. Sa katunayan, halos hindi siya kilala ng mga tao maliban sa kanyang apelido. Isang apelidong may bigat at impluensya sa mundo ng negosyo. Meron siyang kapangyarihan dahil na rin sa angking yaman na meron siya. Sa kabila nito, ang kanyang presensya ay tila anino lamang na dumadaan sa bawat transaksyon at desisyon sa kanyang imperyo. Ngunit ang kanyang pangalan ay sapat nang magdala ng respeto at pagalang. Meron lamang siyang isang anak na babae, si Lucille, na pinalaki niyang may kalayaan sa sariling buhay. Si Lucille ay matalino, may ambisyon, at nagdedesisyong magtapos ng pag-aaral sa Maynila. Malayo sa kanyang ama. Nakapagtapos ito ng kursong Fashion Design and Marketing sa isa sa mga prestigyosong universidad sa Maynila. Sa kabila ng kanilang distansya, mahal ni Don Lucio ang kanyang anak at pinapabayaan niyang maabot nito ang mga pangarap nito. Matapos itong magtapos ang kolehiyo, pinili ni Lucille na manatili sa Maynila at pinasok ang mundo ng fashion bilang isang fashion director. Isa itong karera na malayo sa kabuhayan at kasanayan ng kanyang ama. Ngunit labis naman itong kinatuwa ni Don Lucio dahil masaya ang kanyang anak. Ayaw mo ba sa pinyahan natin, anak? Tanong pa ni Don Lucio nang minsang dumalaw si Lucille sa kanilang asyenda upang ibalita ang balak niyang pananatili sa Maynila. Natawa naman si Lucille sa tanong ng kanyang ama dahil hamak na pinyahan lamang ang tawag nito sa napakalawak nilang lupain. Dad, I really want to pursue fashion. Pero I can handle our business naman once you retire. Just let me do my own thing muna. Malambing na tugon naman ni Lucille na siyang nagpatango lamang kay Don Lucio. At dahil nga nag-iisang anak, wala siyang magawa kundi ang payagan na lamang ito sa kung anumang landas ang nais itong tahakin sa buhay. Sa kasalukuyan, nasa Amerika si Don Lucio upang dalawin ang puntod ng kanyang yumaong asawa.
Matagal na sumakabilang buhay ang kanyang mahal na asawa na si Feliz dahil sa cancer. At bilang isang American citizen si Feliz, doon siya inilibing alinsunod sa kanyang huling habilin. Ang bawat pagbisita ni Don Lucio sa puntod ng kanyang asawa ay may halong lungkot at pananabik. Hindi siya nagdadalawang isip na maglakbay ng pabalik-balik sa pagitan ng Davao at Amerika upang magbigay respeto at alalahanin ang kanilang mga masasayang alaala. Sa kanyang puso, mananatili itong isang mahalagang pangako na kanyang tutuparin. At dahil talagang mayaman, merong sadyang mansyon si Don Lucio sa Amerika kung saan siya nananatili sa tuwing bumibisita siya sa kanyang asawa. Doon din naman kasi sila naninirahan noong nagpapagamot pa si Feliz sa Amerika. Doon din nakapag-aral ng middle school hanggang high school si Lucille bago sila bumalik sa Pilipinas nang mawala ang kanyang ina. Isang umaga, habang humihigop ng kape at nakatanaw sa malawak na garden mula sa bintana ng kanyang opisina, isang tawag ang biglang dumating mula kay Lucille. Nakatanggap siya ng balita na ikinagulat niya. Engaged na si Lucille sa kanyang nobyo. Dad, I'm engaged! I'm getting married soon! Masaya, di ba? Natutuwa at excited pa na balita ni Lucille sa kanyang ama. Rinig na rinig ang nag-uumapaw na excitement nito sa telepono. Sa pagkamangha ni Don Lucio, halos hindi siya nakapagsalita agad. Teka anak, engaged? Tanong niya sa anak. Napapatango habang sinusuri kung tama bang narinig. Yes, Dad, I am engaged. I will send you the picture of my ring if you want. Na hindi ko malang alam na may nobyo ka. Wika niya sa telepono. Hindi kasi siya nakikialam sa personal na buhay ni Lucille at hinahayaan niya itong magdesisyon para sa sarili. Alam niyang nasa tamang edad naman na ang kanyang anak at may kakayahang magpasya. Ngunit hindi pa rin maiwasan ni Don Lucio na makaramdam ng pag-aalala. Sinikap niyang manatiling kalmado habang tanong niya, "Eh, saan mo naman nakilala yung lalaking pakakasalan mo? At bakit hindi mo man lang pinakilala sa akin?" Mabilis namang sumagot si Lucille. Dad, huwag kang mag-alala. He's a decent guy. Ang pamilya niya ang may-ari ng Valias Buildings at mayroon din siyang sariling furnishing company. I will be in good hands. Nagpataas ang kilay si Don Lucio sa sinabing ito ng anak. Hindi sa interesado siya sa yaman ng magiging manugang, kundi gusto niyang makasiguro na ang lalaking pipiliin ni Lucille ay mabuting tao at karapat-dapat sa pagmamahal nito. Wala akong pakialam sa yaman, anak. Ang mahalaga sa akin ay mabait ba siya? Desente ba? May good manners and right conduct? Walang criminal record? Paliwanag ni Lucille habang natatawa. Dad, talaga, we met 6 months ago, Dad. But it has been the best 6 months of my life. I know, it looks too fast-paced, but Dad, trust me, I am really sure about him. He is the love of my life. Nagdalawang isip bigla si Don Lucio sa kanyang narinig. 6 na buwan lang? Napakabilis naman yata niyan, anak. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, humingi na ng paumanhin si Lucille dahil may kinailangan ng atensyonan sa kanyang trabaho bilang direktor ng isang photoshoot. Dad, I have to go. I have a photo shoot pa. I will talk to you again later, okay? Have fun in LA! Nagmamadaling paalam ni Lucille bago tuluyang ibinaba ang tawag. Matapos nilang mag-usap, naiwan si Don Lucio na nag-iisip. Pinagmamasta ng lumang larawan ng kanyang asawa sa kanyang mesa. Nakikita niyang maligaya si Lucille ngunit may kaba siyang nararamdaman. Ano bang gagawin ko? Bulong niya sa sarili na para bang inaasahan niyang ang larawan ng asawa ang sasagot sa kanyang tanong. Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin mawala sa isipan ni Don Lucio ang tungkol sa engagement ng kanyang anak. Ang ideya ng pagbibigay ng kamay ng kanyang kaisa-isang anak sa isang lalaking halos hindi niya kilala ay bumabagabag sa kanya. Sa kanyang pag-aalinlangan, nakaisip siya ng paraan. Tinawagan niya ang kanyang mapagkakatiwalaang sekretaryo sa Pilipinas at inutusan niya ito na magsagawa ng masusing pagsisiyasat tungkol sa lalaking nagngangalang Tristan Valles.
kailangan niyang malaman at matingnan nang maigi kung maayos nga ba ang lalaking napili ni Lucille na pakasalan. Maagang gumising si Lucille para sa isang panibagong araw sa opisina. Bilang fashion director sa isang kilalang fashion and lifestyle media company sa bansa, siya ay tinitingala at nirespetado ng kanyang mga kasamahan. Hindi niya nakuha ang posisyong ito dahil sa kapangyarihan ng kanyang amang si Don Lucio, kundi sa sariling sikap, talento, at determinasyon. Kilala siya bilang isang mahinhin, maganda, at seryosong babae na nakatutok sa kanyang mga pangarap. Ngunit simula nang dumating si Tristan sa kanyang buhay, tila nagkaroon ng makulay na pagbabago sa bawat araw na meron siya. Nagdala ito ng thrill at excitement, kumbaga. Pagpasok ni Lucille sa kanyang opisina, bumungad agad sa kanya ang isang magandang tanawin. Naroon ang isang makulay na bouquet ng bulaklak at ang isang tasa ng kape na naghihintay sa kanyang mesa. Napangiti siya na makita ang card at nakasulat doon na, "From Tristan." Agad naman siyang inasar ng kanyang kaibigan at kasamahan sa trabaho. Si Denny na isang masiyahing Becky na laging may masasayang biro para sa kanya. "Oh my, may sweet guy na naman ang ating Miss Prim and Proper." Biru pa ni Denny. Pabiru pang hinawi ang kanyang buhok. "Grabe na talaga ang haba ng hair." Dugtong pa nito. "Denny, grabe ka naman," sagot pa ni Lucille, namumula habang hawak-hawak ang mga bulaklak. "Eh syempre, sweet lang talaga ang fiancé ko." Hindi naman mapigilan ni Lucille na picture ng mga bulaklak at kape. Pagkatapos ay sinend ito kay Tristan. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang kanyang cellphone dahil tumatawag na si Tristan. "Hey babe," masayang bati ni Tristan. "Thank you sa flowers and coffee. You made my morning," sagot ni Lucille. "Anything for you, babe. By the way, free ka ba for dinner? Let us celebrate something special tonight," sabit ni Tristan. "Of course, babe. I'm going to look forward to it," sagot pa ni Lucille, halatang excited. Makalipas ang tawag, lalo pang ginanahan si Lucille sa kanyang trabaho. Buong araw siyang abala. Ngunit sa likod ng kanyang isip, ay nakatanim ang matamis na pag-aabang para sa kanilang dinner date. Sa kabila ng kanyang walambot na personalidad at pagiging mahinhin, masipag at determinado naman talaga si Lucille. Simula pagkabata, sa pag-aaral at karera lamang siya nakatuon. At wala siyang panahon para sa pag-ibig. Pero dumating nga si Tristan, at si Tristan din ang una niyang naging nobyo. Kung tutuusin nga, hindi naman talaga mahigpit si Don Lucio sa kanya. Ngunit ramdam niyang pagbabago nito simula nang pumanaw ang kanyang ina. Naging abala ang kanyang ama sa negosyo. At dahil sa kababiyahe nito papuntang Amerika, bihira na silang magkasama at magkausap. Pero sa kabila ng pagkakalayo nilang mag-ama, umaasa siyang balang araw siya ang maglalakad kay Lucille patungo sa altar. Nang gumabi na ay masiglang naganda si Lucille para sa dinner nila ni Tristan. Formal ngunit elegante ang kanyang bihis. At sa pagdating sa restaurant, sinalubong siya ng romantikong ambience. Napupuno ang lugar ng mamahaling dekorasyon, kandila sa bawat mesa, at malumanay ng musika na nagbibigay ng kakaibang init sa paligid. Nagpa-reserve si Tristan ng eksklusibong lugar para sa kanila. Tila isang espesyal na sorpresa para sa gabing iyon. Sa kanilang pag-uusap, bawat kwento ni Tristan ay pinapakinggan ng mabuti ni Lucille. Kahit pa wala naman talaga siyang kaalam-alam sa negosyo nito, kilig na kilig siya sa bawat detalye ng mga sorpresang inihanda ni Tristan. Nakatanggap siya mula rito ng isang mamahaling bracelet at isang designer bag na inabot nito sa kanya. Natulala naman si Lucille sa kasaganahan ng mga regalong iyon. "You didn't have to," wika ni Lucille, namumula sa pagkamangha. "But I want to. You deserve the best. Nothing but the best," sagot ni Tristan. Tinitigan si Lucille na para bang siya lamang ang mahalagang tao sa mundo. Matapos ang masaganang hapunan, tumayo si Tristan at inalok si Lucille na sumayaw. "May I have this dance?" tanong niya. Nakangiti at nakabukas ang palad sa harap ni Lucille. Puno ng kilig si Lucille habang tinatanggap ang kanyang kamay. At nagsimula silang sumayaw sa mabagal at romantikong musika.
tila isang eksena mula sa isang pelikula. Kinagabihan, inihatid ni Tristan si Lucille pabalik sa kanyang kondo. Bago siya umalis ng sasakyan, ninanakawan siya ni Tristan ng halik. Nagulat naman si Lucille, ngunit hindi na rin siya tumanggi. Habang naglalapit ang kanilang mga labi, ang mga kamay ni Tristan ay unti-unting dumadaos-dos papunta sa ilalim ng kanyang damit. Isang sensasyong bago kay Lucille. Ngunit bigla siyang tumigil. Babe, wika niya bagyang umiwas. Alam mo namang hindi pa ako ready. Huminga ng malalim si Tristan at mabilis na nagbagong ekspresyon. Alright, sorry. Sagot nga at bumitaw at ngumiti ng pilit. I will go ahead. Magpahinga ka na. Halatang may bahagyang inis siya. Ngunit hindi niya na pinakita ayon ang tuluyan kay Lucille. Ngumiti na lamang si Lucille at inabol siya ng matamis na I love you. Tumango naman si Tristan at ngumiti. Ngunit hindi ito nagpakita ng masayang ngiti. Pagkatapos bumaba ni Lucille at makapasok sa kanyang building, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang kaibigan ang tumatawag at sa background ay maingay at masaya ang tunog ng musika. Waring nasa isang club. Dude, let's party tonight! Dumiretso ka na rito sa club! Uwi ka ng kaibigan. Dumiretso agad si Tristan sa club kung saan siya sinalubong ng mga kaibigan at ilang babae na halatang masaya sa kanyang presensya. Agad siyang pinalibutan ng mga babae. May mga sumasayaw sa harap niya at may mga humahalik pa sa kanyang pisngi. Ngayon lumabas ang ibang mukha ni Tristan. Tila nakalimutan niya na si Lucille ay kanyang kasintahan at kanyang asawa rin sa hinaharap. Nakikipag-flirt siya sa mga babae roon na para bang hindi siya saklaw ng anumang responsibilidad o pangako. Sa gabing yon ay tila nawala ang kanyang pagiging engaged at lumulutang ang tunay na pagkatao ni Tristan. Lumilitaw ang isang lalaking hindi pa handang maging tapat sa iisang tao. Hindi naman mapakali si Don Lucio matapos ang pagtawag ng kanyang sekretarya. Bagaman siniguro nito na malinis ang reputasyon ni Tristan sa negosyo, maayos ang mga papeles, kilala ang pamilya nito sa furnishing at real estate, at walang kahit anong masamang balita tungkol dito, tila may hindi pa rin maipaliwanag na kaba na bumabalot sa kanya. Sigurado ka bang seryoso ka? Ha? Tanong ni Don Lucio sa sekretarya. Opo, sir. Wala po talaga akong nakitang anumang problema kay Mr. Tristan Valles. Maganda po ang reputasyon niya sa industriya. Sagot ng sekretarya. Tanyag din ang pamilya niya sa larangan ng furnishing industry. At siya ngayon ang namamahala ng high-rise building na headquarters ng negosyo nila. Patuloy pa nitong paliwanag. Napahawak naman si Don Lucio sa kanyang sentido. Ganun ba? O sige. Salamat. Tugon niya na ibinalita ng sekretarya sa kanya. Ngunit sa kaloob-looban niya ay tila may namumuo na matinding pagdududa pa rin. Napatingin siya sa lumang litrato ng kanyang yumaong asawa na si Feliz na nakapatong sa kanyang mesa. Nakangiti si Feliz sa larawan. Ang kanyang mapayapang mukha ay nagbibigay ng inspirasyon kay Don Lucio na alamin ang katotohanan. Ano bang gagawin ko, Feliz? Tanong niya na para bang hinihintay ang isang sagot mula sa kanyang nawawalang kabiyak. I don't know what to do. Pakiramdam ko talaga ay may mali. Too good to be true, Feliz. Ewan ko ba, pero iba talaga ang pakiramdam ko. Father's instinct. Ika nga. Puno ng pag-aalang ang wika pa ni Don Lucio. Habang patuloy niyang pinag-iisipan ang kanyang susunod na hakbang, nagpasya siyang kailangan niyang umuwi sa Pilipinas at personal na makilala ang lalaking nais pakasalan ng kanyang anak. Hindi sapat ang mga ulat at papeles para makumbinsi siyang tunay na mabuti si Tristan. Nakakatiyak siyang kailangan niyang makaharap ito at masiyasat ng sarili niyang mga mata. Kaya naman, agad siyang nag-book ng flight pa uwi. Pagdating sa Maynila, hindi siya dumiretso sa Davao. Sa halip ay nagpabili siya sa sekretarya ng isang fully furnished na bahay sa lungsod. May sariling staff at driver upang makapanatili siya ng komportable habang isinasagawa ang kanyang plano. Alam niyang may kakayahan siya at sapat na impluwensya para mabilis itong maisakatuparan.
Kinaumagahan habang nasa sasakyan, napadaan si Don Lucio sa harap ng kumpanya ni Tristan. Tila napapanahon para sa kanya na maglaan ng hindi inaasahang pagbisita upang makita ang kanyang magiging manugang nang hindi ito nakapaghanda. Ngunit sa kanyang pagbaba, napansin niya ang isang pulube sa kalayuan. Sa katapat na building, nakaupo sa isang gilid ng kalsada at pilihim na nagmamasid sa mga pumapasok at lumalabas sa gusali. Sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Paano kaya kung magpanggap siyang isang pulube? Nang sa ganitong paraan, maaaring makita niya ang tunay na ugali ni Tristan nang walang anumang pretensyon. Tiyak na ang unang reaksyon ng isang tao sa isang hindi inaasahang pulube ay magpapakita ng kanyang tunay na ugali. Agad siyang bumalik sa sasakyan at nagpa siyang umuwi. Nang makabalik sa bahay, inutusan niya ang sekretarya na bumili ng simpleng damit, sako at ilang piraso ng mga bote. Nang makita ng sekretarya ang mga pinapabili, hindi ito nakatiis at nagtanong, "Sir, anong balak niyo sa mga to?" Ngumiti naman si Don Lucio, tila may piliyong pagtingin sa kanyang mga mata. "Sa tingin ko ay hindi ko pwedeng basta-bastang pagkatiwalaan si Tristan. Kaya ako na mismo ang gagawa ng paraan para malaman ang tunay niyang ugali." Nagulat ang sekretarya sa plano ni Don Lucio. Ngunit sumunod siya nang walang pagtutol. Matapos makuha ang mga gamit, dinumihan ni Don Lucio ang kanyang damit. Ginupit ang laylayan at ginawang masasabing pulubit gusgusin ang kanyang itsura. Nagmumukha siyang payat at pagat sa kanyang pananamit. Ginamitan niya pa ng sako at tinakip sa kanyang likuran ang ilang basag na bote upang mas magmukha siyang kagilagilalas at pulube. "Sir, tumawag po pala kanina si Ma'am Lucille sa telepono ninyo. Naiwan niyo po kasi rito," paalala ng sekretarya bago siya umalis. "Eh baka po gusto niyong ipaalam na nandito na kayo sa Maynila." Nag-isip sandali si Don Lucio at tumanggi, "Wag. Huwag mong sabihin na nandito ako. Sabihin mo na lang na busy ako sa mga business deals ngayon," utos niya. Ilang sandali pa ay sinunod ng sekretarya ang utos ni Don Lucio. Tinawagan ito si Lucille at sinabi ang mensahe na abala ang kanyang ama. Sa kabilang linya, narinig ni Lucille ang paliwanag at nakaramdam ng lungkot. Plano sana niyang sabihin sa kanyang ama ang magandang balita na na-feature ang photo shoot niya sa mismo nag-direct sa US arm ng kanilang magazine. "Isa iyong tagumpay na matagal niya ng pinapangarap at inaasam niya na sana ay mabati siya ng ama sa kanyang tagumpay." Samantala, buo naman ang desisyon ni Don Lucio na ipagpatuloy ang kanyang plano. Magpapanggap siyang isang pulube upang masubok ang tunay na pagkatao ni Tristan. Nagpahinga siya sa gabing iyon. Ngunit handa ng kumilos kinabukasan upang malaman kung ang lalaking pinili ng kanyang anak ay may puso para sa mga ordinaryong tao at kung tunay na karapat dapat ito sa kanyang pagmamahal. Nagsimula ang mapangahas na plano ni Don Lucio. Sa kanyang simpleng damit, gusgusin at madunges, halos hindi na siya makilala kahit ang sariling tauhan. Tinakpan niya ang kanyang buhok ng isang lumang panyo. Nilukot ang kanyang damit at dinagdagan ng alikabok at lupa upang magbukang tunay na pulube. Hindi siya nagsasalita habang nagpupunta sa labas ng gusali kung saan nagtatrabaho si Tristan. Itinapat lamang niya ang kanyang kamay sa mga tao na naglalakad sa harap. Humihingi ng limos at parabang isang matagal nang nangangailangan. Araw-araw, pumupuesto si Don Lucio malapit sa pasukan ng gusali at doon siya tahimik na nakamasid. Kabilang ang ilang staff, mga empleyado at mga bisita ng kumpanya na dumaraan sa harap niya. Hindi siya pinapansin ang karamihan. Karamihan ay lumalayo pa nga. Tila nasusuklam at nandidire sa madungis niyang itsura. Pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay masubaybayan ang mga galaw ni Tristan at malaman ng tunay na pagkatao nito. Sa ikatlong araw ng kanyang pagmamasid, dumating ang isang eksena na nagpabago sa daloy ng kanyang pagsubok. Sa isang malayong sulok ng lobby, nakita ni Don Lucio ang isang lalaking nakapustura, matangkad at may maamong ngiti. Tila sanay sa lahat ng tingin at respeto ng mga nakapaligid sa kanya.
Agad na pinalibutan ng lalaki ng mga gwardya at tinawag siya ng mga empleyado sa kanyang pangalan na Tristan. Ikaw palang mapapangasawa ng anak ko. Bulong ni Don Lucio sa kanyang sarili nang makita si Tristan. Tahimik na pinanood ni Don Lucio ang bawat galaw ni Tristan. Ang ganda ng tindig nito, ang tikas ng katawan, at merong angking kagalang-galang na ekspresyon na nakikita ng lahat. Pinakiramdaman niya ang bawat kilos ng lalaki, ngunit hindi siya basta-bastang nahihikayat sa anyot galing ng pakikisalamuha nito. Ang layunin niya ay ang makita ang tunay na pagkatao ni Tristan at nananatiling kalmado si Don Lucio sa kanyang pagtatakip. Sa pagdaan ng ilang araw, patuloy na nagmasid si Don Lucio. Minsan ay sinenesa ni Tristan ang isa sa kanyang mga staff na ibigay kay Don Lucio ang natirang pagkain mula sa kantina ng kumpanya. Bagaman tinanggap niya ang pagkain, hindi pa rin nawawala ang agam-agam sa kanyang dibdib. Ang maliit na kabutihang ito, habang kapuri-puri sa unang tingin, ay hindi pa rin sapat para makumbinsi siyang mabuti ang ugali ng lalaking nais pakasalan ng kanyang anak. Iyan pala, kaya lang naman ibinigay ni Tristan sa kanyang pagkain ay dahil napansin ni Lucille na may pulubi sa tapat ng building. Nakaupo ito sa loob ng kotse at hindi kita ang mukha ng pulubi, pero tanaw na gusgusin ito at mukhang gutom na gutom. Babe, bigay mo na lang kayang food sa kanya. Bulong pa ni Lucille kay Tristan. Isang tanghaling tapat, umupo si Don Lucio sa tabi ng kalsada sa isang madilim na sulok kung saan madalas siyang makitang dumadaan si Tristan pagkatapos ng kanyang pananghalian. Pinaaalala ni Don Lucio sa kanyang sarili na kailangan mapanuri. Huwag hayaang maimpluwensyahan ng palabas o anyo. Maraming beses niyang nasaksihan si Tristan na abalang-abala sa kanyang telepono. Nakikipag-usap at naguutos sa kanyang mga tauhan. May mga ilang oras din nakasama ito ng mga empleyado na tila binibigyan niya ng mga proyekto at nagtuturo ng mga bagong estratehiya. Dahan-dahan nabuo ang ilang paunang impresyon ni Don Lucio tungkol kay Tristan. Matalino ito at halatang respetado ng kanyang mga kasamahan. Ngunit, sapat na ba ito upang mapanatag ang loob niya? Nananatiling buo ang kanyang desisyon na patuloy na mastan ang lalaking ito. Saksi siya sa mga mabubuting pag-uugali ni Tristan sa mga tao sa kanyang paligid. Ngunit sa kaloob-looban ni Don Lucio, may kaba pa rin siyang hindi maipaliwanag. Sa kanyang posisyon bilang isang pulubi, walang ibang makakakita sa kanya ng lubusan kundi si Tristan mismo at ito ang magpapakita ng tunay na ugali nito. Patuloy si Don Lucio sa kanyang pagsusuri. Determinado na sa kabila ng ilang araw ng pagmamasid, hindi niya pa rin nakuha ang kasagutan sa kanyang tanong kung tunay nga bang mapagkakatiwalaan si Tristan Valles o isa lamang itong palabas upang makuha ang loob ng kanyang anak. Abala si Lucille sa kanyang wedding plans. Sa trabaho ay kilala siya bilang isang magaling at maalam na fashion director. At gamit ang kanyang koneksyon, mabilis niyang napapalapit ang mga hakbang para sa ingranding kasal. Nakausap niya na ang isang kilalang designer para sa gown niya. Nakapag-set na rin siya ng appointment para sa venue. At ang kanyang Pinterest board ay puno na ng mga ideya para sa bawat detalye ng kasal. Sa tuwing may natutuklas ang bago o may napagkasundo ang detalye, excited siyang maibahagi ito kay Tristan. Babe, look at this! Masiglang sabi ni Lucille habang pinapakita ang isang napiling design para sa invitation sa kanyang tablet. Ngunit ang tinignan niya si Tristan, abala ito sa cellphone niya. Mabilis ang mga daliri sa pagtipa sa kanyang screen. Ano ulit yon? Tanong ni Tristan na hindi man lang tumingin sa kanya. Mukhang malalim ang iniisip. Itong invitations natin, ang ganda diba? I commissioned Danny to do this. Napalitan ang saya ng boses ni Lucille ng bahagyang kalungkutan. Inaasahan niyang magkakaroon ng interes si Tristan. Ngunit, tila palaging wala ito sa mood kapag nag-uusap sila tungkol sa kasal. Yeah, they're nice. Sagot ni Tristan nang walang interes. Ni hindi mo lang inangat na matagal ang tingin. At saka biglang bumalik ang atensyon sa kanyang telepono. Habang tahimik na nalulumo si Lucille, bumawi naman kaagad si Tristan pagkalipas ng ilang araw. Isang mamahaling bag at isang pares ng diamond studded earrings ang sumalubong sa kanya.
Sa opisina, bilang sorpresa mula kay Tristan, napalitan ng ngiti ang lungkot niya. Ngunit sa puso niya ay may naiwang kaunting pagkukulang. Parang mga material na bagay lamang ang nagsilbing sorry sa kanyang nararamdaman. Nang sumapit ang kanilang monthsary, nagpa siyang sorpresahin ni Lucille si Tristan sa opisina nito. Maaga siyang nagising at pinag-igihan ng pagluluto ng paboritong pagkain ni Tristan na seafood pasta at nag-bake pa siya ng sariling sourdough bread na kapares nito. Pagdating niya sa opisina, bit-bit niya ang mainit-init pang pagkain at may ngiting handa siyang magbigay ng espesyal na alaala para sa araw na iyon. Pag-akyat niya, nakita niya si Tristan na nagmamadaling lumalabas ng opisina. May dalang attache case at mukhang aburido. Tristan! Sigaw niya. Hawak-hawak ang dala niyang food container. Lumapit siya at ngumiti ng matamis. Surprise! I made you lunch! Nagulat naman si Tristan. Ngunit agad ding bumalik ang seryosong ekspresyon. Lucille, sorry. May emergency meeting ako. Kailangan ko nang umalis. Sabi niya at tila nagmamadali. Baunin mo na lang tong lunch. Gawa ko to for you. Sabi ni Lucille. Umaasang tatanggapin ang kasintahan ng kanyang regalo. Ngunit umiwas ang tingin si Tristan. Wala ako sa mood kumain, babe. Sorry ha. I will make it up to you. Mag-dinner na lang tayo bukas, okay? Mabilis na sabi nito bago siya binigyan ng goodbye kiss. Kinawayan at nagmadaling umalis. Napapaut na lamang si Lucille dahil sa pagkalungkot. Bagsak ang balikat habang pababa ng building. Napansin ni Lucille ang isang pulubeng nakaupo sa gilid, tila iniiwasan ng mga dumadaan. Naawa siya sa itsura ng pulube dahil ito'y gusgusin na tila walang-wala. Excuse me po, tawag niya at yumuko siya upang iabot sana ang pagkain. Ngunit nang marinig ng pulube ang boses niya, bigla itong umiwas at tinakpan ang mukha, kunwaring hindi interesado. Naglakad ang isang guard patungo sa kanila at napansin ang eksena. Ma'am, ano pong nangyayari? Tanong ng guard. Ay, wala naman po, kuya. Sagot ni Lucille. Eh, gusto ko lang po sanang ibigay ng pagkain na to. Mukhang nagugutom kasi siya eh. Nakangiting hinarap naman siya ng pulube. Kainin niyo na po ito. Galing po to sa sarili kong luto. Sabi pa ni Lucille at maingat na ipinatong ang pagkain sa tabi ng pulube. Tila naghihintay siya na baka sagutin siya ng pulube. Ngunit nakatungo lamang ito. Nakatitig sa lupa at tahimik na inaawasan ang kanyang tingin. Mabuti na nga lamang at nakatalikod si Don Lucio at nakatakip ang mahabang buhok sa kanyang muka. Walang tsansa na makilala siya ni Lucille. Gayunpaman, itinaboy niya ito at paulit-ulit na umiiling para maipakita ang siya ay walang interes o takot sa dalaga. Napubuntong hininga na lamang si Lucille bago siya bumalik sa kanyang sasakyan. Nang sumakay siya at magmaneho paalis, hindi niya na malayang nakatingin ang pulube sa kanya. Nagmamasid habang unti-unti siya nawawala sa paningin. Malungkot ang mga mata ni Lucille at bakas ang panghihinayang sa kanyang mukha. Nang tuluyan ang makaalis si Lucille, doon lamang umangat ang diretso ang upo ni Don Lucio at napatingin sa pagkaing niluto ng anak. Sa katunayan, gustong-gusto niya nang yakapin ang anak, pero marahil ay kailangan ng kaunting tiis-tiis muna. Pagkatapos ng araw na yon, umuwi si Don Lucio pansamantala sa mansyon niya sa Maynila at naupo ng matagal sa kanyang silid. May gumugulo sa kanyang isipan, lalong-lalo nang nakita niyang pagmamadali ni Tristan na umalis. Parang may kakaiba sa kilos ng lalaking to. Kanina ay mukhang stress na stress at tila may dinadala. Habang tahimik na iniisip ang nakita, napatingin si Don Lucio sa larawan ng kanyang yumaong asawa na si Felice. Kailangan ko bang sumugal, Felice? Bulong niya sa larawan. Kailangan ko bang pagkatiwalaan si Tristan? Kahit na hindi ko pa siya lubusang kilala. Nasa gitna ng pag-iisip si Don Lucio nang maalala niyang muli ang itsura ng kanyang anak. Bagaman hindi niya personal na nakausap si Lucille kanina, nakita niyang lungkot sa mga mata ng anak habang sumasakay ito ng sasakyan. Kung alam lang sana ni Lucille na ang tunay kong dahilan bakit nandito ako. Mahina niyang bulong sa sarili. Determinado si Don Lucio. Hindi pa tapos ang kanyang pag-uusisa. Magpapanggap pa rin siya. Magmamasid ng masinsinan.
at mas titiyakin na masusuri niya ang pagkatao ni Tristan. Sa ilalim ng mga malamlam na liwanag ng buwan, nananatili sa kanyang plano si Don Lucio. Tahimik na nagtatanong sa sarili kung ano nga bang sikreto ang natatago ng lalaking nais pakasalan ng kanyang anak. Patuloy ang pag-oobserba ni Don Lucio sa bawat gilaw ni Tristan. Sa araw-araw na pagmamasid, wala naman siyang gaanong nakikitang mali o masamang ginagawa ng lalaking gustong pakasalan ang kanyang anak. Sa loob ng ilang linggo, tila maayos naman ang kilos ni Tristan. Minsan ay sinisipat niya ang paligid, humihingi ng limos o nagmamasid sa mga pumapasok at lumalabas sa building kung saan nagtatrabaho si Tristan. Naisip nga niya, baka naman totoo ang sinabi ni Lucille na maayos naman talaga si Tristan at disente ito. Siguro, ay dapat nga niyang tawagan ang anak at sabihin na gusto niya nang makilala ang fiancé ng anak at opisyal niya nang ibibigay ang kanyang basbas. Pero naisip ni Don Lucio kaunti pa, kaunting pagmamasid at obserbasyon pa. At kapag wala talaga siyang nakitang mali o kahinahinala, siya kanya ibibigay ang kanyang basbas. Isang gabi habang nakaupo si Don Lucio sa madilim na gilid ng isang gusali malapit sa opisina ni Tristan, napansin niya ito na muling nagmamadaling lumabas. Dala ang pamilyar na attache case. Agad na kinutuban si Don Lucio. Bakit palagi nagmamadali si Tristan? At bakit parang laging may pinagtataguan? Siguro may tinatago nga. Bulong pa ni Don Lucio sa sarili habang sinusundan ng mga mata ang mga yapak ni Tristan. Napatango si Don Lucio. Kailangan niya pang ipagpatuloy ang pagmamasid. Hindi siya pwedeng tumigil hanggang sa hindi napapanatag ang kanyang kalooban. Para may maging epektibo ang kanyang pagmamatsyag, pinalawak pa ni Don Lucio ang kanyang saklaw. Namamalimos na rin siya sa parking lot, malapit sa mga sasakyan ng mga empleyado ng kumpanya. Isang araw, habang patuloy na nagmamasid, nakita niya si Tristan sa isang sulok ng parking lot. May inaabot itong makapal na sobre sa isang lalaking nakasuot ng itim. Nagkunwari siyang walang nakita. Naglakad-lakad lamang at naghingi ng limos sa ibang mga nakaparada roon. Ngunit ang kanyang kotob ay lalong lumalakas. Makaraan ng ilang araw, natagpuan ni Don Lucio ang kanyang sarili sa parehong lugar. Nagpasya siyang magtago sa likod ng isang kotse, lalo na nang makita niyang muling bumaba si Tristan sa parking lot. Nakita niyang may kausap ito sa cellphone at nagiyosi. Mukhang malalim ang iniisip at seryoso ang pag-uusap. Hello? Oo, ako to. Siguraduhin mo lang na ready na ang lahat. Malamig na boses ni Tristan na animoy may lihim na plano. Hinahayaan ko lang si Lucille na magplano ng kasal. Within a month or two, ikakasal na kami. Tumindi ang kaba ni Don Lucio. Anong sinasabi ni Tristan? Pagkatapos ng kasal, siguraduhin mo na malinis at maayos ang mga papeles. Lalo na ang mana. Sa akin mapupunta ang kayamanan ni Lucille. It is high time na mag-expand ang negosyo ko sa Davao. Patuloy pa ni Tristan, tila walang bahid ng pagdududa sa mga masasamang salitang binibitawan niya. Napanganga si Don Lucio sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking gustong pakasalan ng kanyang anak ay may plano palang kunin ang kayamanan nito para sa sariling kapakinabangan. Nakausap mo na ba mga tao natin? Tanong pa ni Tristan sa telepono. Siguraduhin mong madidispatcha natin ang matandang si Don Lucio pagkatapos. Wala naman akong pakialam sa kanya. Natatawang wika pa ni Tristan. Hindi ko nga siya kilala kung sino man siyang uugod-ugod na matanda eh. Ayoko nang mayahadang sa pagsasama namin ni Lucille. Ang tanging mahalaga ay ang mga ari-arian niya. Tahimik si Don Lucio. Ngunit ramdam niyang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang noo. Sakse siya sa tunay na balak ni Tristan. Isa itong traidor na nagbabalak pumatay at pagkamal ng yaman. Pati na ang kanyang sariling buhay nakataya sa plano ng lalaking ito. Ayun naman talaga ang plano from the start. Maganda naman si Lucille. Sexy. Kaya nga dapat may kasal na kami. Himaarte, ayaw pa magpakama. Pero kapag naikasal na kami, bukod sa matitikman ko na, mapapakinabangan ko pa.
Kaya dapat iligpit din lahat ng hahadlang sa mga plano ko. Wala akong sasantuhin. At kapag na nakuha ko lahat kay Lucille, at napagsawaan ko na pati siya, pwede na rin iligpit. Tila binuhusan si Don Lucia ng malamig na tubig. Alam niya ang kailangan niyang gumawa ng paraan para mailigtas si Lucille sa panganib na dulot ni Tristan. Sige, sige. Basta siguraduhin mo lang na maayos ang pagkakalatag ng plano. Hindi tayo pwedeng magbulilyaso, naiintindihan mo ba? Seryosong wika pa ni Tristan sa kausap niya sa telepono. Nakasandal na siya ngayon sa kanyang BMW habang patuloy na humihit-hit ng sigarilyo. Siguraduhin mo rin na magiging malinis ang trabaho mo. Ayusin mo dahil kung hindi. Dugtong pa ni Tristan bago iitsa ang sigarilyo sa sahig at saka ito tinapakan. Nang ibinaba na ni Tristan ang tawag ay ibinulsa niya ng telepono at humarap na sa pinto ng kotse upang buksan ito. Pero dahil sa patuloy na pagdiyad, hindi naman sinasadyang natapo ni Don Lucio ang mga bote na nakalagay sa dala niyang sako. Dahilan upang maglikha ito ng tunog na siyang naging dahilan ng pagkagulat ni Tristan. What the? Bulong niya nang makita ang merong gusgusing matanda sa gilid ng kanyang kotse na nakatayo sa kanyang harapan. Pinulupot nito ang bote at pagkatapos ay nakatitig sa kanya ngayon. Pamilyar sa kanyang matanda dahil madalas niya itong makita na namamalimos sa tapat ng kanyang pagmamay-aring high-rise building. May narinig ka ba? Tanong ni Tristan sabay akmang hugot ng baril sa kanyang bulsa. Nakita naman niya ni Don Lucio kaya agad itong nagkunwarit sumenyas. Para maisalba ang sarili, nag-asta itong bingi at sumenyas ng paulit-ulit ng panghihingi ng pera kay Tristan para mapangkain lamang. Itinapat niya pa ang kamay sa sikmura at sinabing siya ay gutom na. Kung ano-ano pang senyas ang kanyang ginawa at lumikha rin ng maliliit na impit na tunog kagaya ng ginagawa ng isang bingi at pipi. Humugot ng pera si Tristan sa kanyang pitaka at saka ayon binato kay Don Lucio. Oh, umalis ka nga, tabi. Baho-baho mo. Hiyaw pa ni Tristan. Nang makuha ang pera ay tumakbo pa si Don Lucio papalapit kay Tristan at saka humawak sa kamay nito at yumakap. Leche, layuan mo nga ako, matanda ka. Galit na hiyaw ni Tristan at saka tinula ka matanda. Inis niyang pinagpagan ang kanyang sarili at saka sumakay sa kanyang kotse. Nagmamadali itong pinaharurot. Kumaway-kaway pa sa kanya si Don Lucio nang siya makaalis. Sira ulo. Bulong ni Tristan nang siya tuluyang makalayo. Nang maiwan si Don Lucio ay nananatiling nakapako ang kanyang tingin sa hawak na pera habang hindi naman na maipinta ang kanyang kabang nararamdaman. Dahil sa nangyari, nagmamadaling umalis si Don Lucio at agad na umuwi sa kanyang mansyon. Malalim ang kanyang iniisip. Palaisipan sa kanya kung bakit may planong masama si Tristan sa kanya. Ilang beses niya nang sinabi sa kanyang sarili na maaari niya nang ipagkaloob ang kanyang basbas para sa kanyang anak. Hindi nga siya sigurado kung dapat ba siyang mapanatag dahil nakinig siya sa kanyang sarili upang madmatsyag ulit kay Tristan. Hayop ang batang yan. Hindi makapaniwalang bulong ni Don Lucio at malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawing hakbang. Alam niyang kahit na anong mangyari, dapat niyang mailigtas si Lucille mula sa kamay ng Tristan na iyon. At kailangan niyang kumilos agad bago pa man maikasal ang dalawa. Lalo na't buhay niya rin palang nakasalalay. Nagpa siya si Don Lucio na itigil ng pagpapanggap bilang pulube at kumuha na lamang ng bodyguard para kay Lucille. Alam niyang hindi siya basta makakapagbigay ng dahilan sa anak kaya naman naisip niyang gawing mas natural ang dahilan ng pag-assign ng proteksyon sa tulong ng kanyang sekretary. Naisip nila ang isang mas madaling paraan. Maaaring may magpanggap na bodyguard bilang assistant ni Lucille sa trabaho. Don Lucio, sabi ng sekretary ni Don Lucio. Sakto, naghahanap ang kumpanya ni Miss Lucille ng bagong assistant para tulungan siya sa mga shoots. Pwede na siyang magtrabaho para kay Miss Lucille nang hindi siya magtataka. Nakangiti naman si Don Lucio. Ayos, mahusay. Hanapan mo ng agent na magaling makipaglaban. Pero yung kayang magpanggap ng may alam sa fashion. Ayoko nang may kahinahinala. Hindi natin alam kung anong maaaring gawin ng Tristan na yon. Samantala, sa loob naman ng headquarters ng Secret Service,
Abala si Ricardo sa pag-aayos ng mga dokumento para sa mga cold cases na inaasikaso niya. Nakatuon siya sa mga dokumentong nakalatag sa harap niya nang tawagin ng kasamahan niyang si Agent Jomari ang kanyang atensyon. Ricardo! Tawag ni Agent Jomari habang may hawak na folder. Tawag mula sa isang businessman. Gusto niya raw ng bodyguard para sa anak niya. Pero special case raw ito. Binigay ni Jomari yung folder kay Ricardo. Nakatitig lamang siya sa mga litrato sa loob. Mga litrato iyon ni Lucille at Tristan. Eh ano naman ang gagawin ko rito, Jomari? Tanong ni Ricardo. Sinisipat ang mga larawan. May mga cold cases akong inaasikaso at ang dami pa nun. Bakit hindi mo na lang to ibigay sa iba? Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Mauricia Aranda at Leonila Perea. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Iginiit ni Agent Jomari. Ricardo, ikaw ang pinakamahusay na agent dito. Pasalamat ka na lang at sa'yo ko ibibigay ang kasong yan. At saka hindi rin ito ordinaryong bodyguard job. Mayaman ang kliyente at mukhang may mas malalim na dahilan kaya gustong pabantayan ng anak niya. Ayaw mo ba? Napabuntong hininga si Ricardo. Wala na siya nagawa kundi tanggapin ang bagong misyon. Medyo napaining pa siya sapagkat sanay siya sa mga undercover na trabaho sa mga cartel at black market, hindi sa mundo ng fashion. Ngunit trabaho ito kaya naman handa siyang sumubok. Ibinalik niyang tingin sa folder na hawak. Napaisip tuloy siya. Ano naman kayang malalim na dahilan ng tatay ng dalagang nasa picture at bakit kinakailangan pa ng undercover bodyguard? Kinabukasan ay nagpunta si Ricardo sa bagong mansyon ni Don Lucio sa Maynila para makuha ang lahat ng impormasyon. Malugod siyang sinalubong ng matandang businessman pero baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Ricardo, salamat sa pagdating mo. Kailangan ko ang tulong mo para protektahan ang anak ko. Si Lucille, bunga ni Don Lucio habang itinuturo sa kanyang upuan. Mabuti nga lamang at nahanap ka ng sekretarya ko. Tumango naman si Ricardo at umupo sa harapan ng businessman. Naiintindihan ko po, sir. Pero sabihin niyo nga po, bakit naman magagawa ng fiancé ng anak niyo ang ganyang balak? Napabuntong hininga si Don Lucio bago tumugon. I know it sounds unbelievable, pero narinig ko mismo ang balak ni Tristan. Gagamitin niya ang kasal kay Lucille para makuha ang yaman ng pamilya namin. At ayoko na maghintay pa ng masamang mangyayari. Pagkatapos yung makuha ang yaman, ay didispatchahin niya naman ako. Ricardo, matanda na ako. Kung tutuusin, baliwala na sa akin ang kamatayan dahil ibig sabihin nun ay makakasama ko na ulit ang asawa ko. Pero kapag namatay na ako, baka lalo namang malagay sa panganib ang kaisa-isa kong anak na babae. At hindi ako maaaring mawala hanggat hindi ko nasisigurong nasa ligtas at maayos ang kalagayan. Mahabang paliwanag naman ni Don Lucio kay Ricardo. Muling tumango si Ricardo, pinipilit intindihin ang kalagayan ni Don Lucio. Gagawin ko ang lahat para proteksyonan si Lucille, sir. Habang nasa tabi niya ako, magagather rin ako ng ebidensya laban kay Tristan. Kailangan niyo ho yan, hindi ba? Baka sa mukha ni Don Lucio ang pasasalamat at kagaanan ng loob. Iyan ang hinihiling ko sa'yo, Ricardo. Basta, iwasan mo rin na masaktan ang anak ko, ha? Sa loob ng ilang araw, inayos ang mga dokumento ni Ricardo para sa pagpasok niya sa kumpanya ni Lucille. Sa tulong ng koneksyon ni Don Lucio at ilang mga agent mula sa Secret Service na may alam sa fashion, naturuan si Ricardo ng ilang mga pangunahing kaalaman sa trabaho bilang assistant at photographer. Sa unang araw niya, pinakilala siya ng kanilang boss kay Lucille. Lucille, this is Ricardo. Siya ang bago mong assistant.
isa siyang photographer, kaya makakasama mo siya sa mga shoots. Nag-abot ng kamay si Lucille kay Ricardo at ngumiti ito ng magalang. Nice to meet you, Ricardo. Mabuti naman may kasama na ako, lalo na't ang dami ng mga project ngayon. Ngumiti naman si Ricardo at nakipagkamay kay Lucille. Nice to meet you rin, Miss Lucille. Excited na ho ako magtrabaho sa inyo. Sabihin niyo lang po kung anong kailangan ninyo. Sa unang araw nila, sinamahan ni Ricardo si Lucille sa isang shoot. Maingat siyang nagmamasid sa paligid, sinisiguradong ligtas si Lucille. Pagkatapos ng trabaho, nagpaalam siya kay Lucille at dumiretso kay Don Lucio upang magulat. Sir, wala po ako nakikita kahit na anong kakaiba sa mga kilos ni Lucille. Narinig ko rin din ang pag-uusap nila ni Tristan sa phone. Sabi ni Ricardo nang dumating siya sa mansyon ni Don Lucio. Pero patuloy ho ako magbabantay. At sisiguraduhin ko kung hindi siya malalagay sa alanganin. Gumiti naman si Don Lucio. Salamat, Ricardo. Patuloy mo bantayan ang anak ko. Huwag tayong magpapabaya. At mula nga ng araw na yon, palagi nang nasa tabi ni Lucille si Ricardo. At sa bawat sandali ng kanilang pagsasama, mas lalo niyang nakikilala ang inosente at masayahing dalaga. Nagpatuloy ang misyon ni Ricardo na bantayan si Lucille sa lahat ng kanyang dalaw, lalo na sa mga oras na hindi niya kapiling si Tristan. Isang araw dumating si Tristan sa photoshoot ni Lucille. Nakita ito ni Ricardo at sa unang pagkakataon ay nasilayan niya ang lalaking dapat niyang iimbestigahan. Mula sa hindi kalayuan, napansin niya kung paano nakaiti si Lucille habang kinakausap si Tristan. Ngunit sa isang iglap ay may ibinulong si Tristan sa kanya na bahagyang nagpawala sa kanyang ngiti. Humigpit ang hawak nito sa braso ni Lucille na tila may nais ipahiwatig na hindi kanais-nais. Para agad na mabawi ni Lucille mula kay Tristan, tinawag ni Ricardo si Denny. Denny, kailangan na ni Miss Lucille ng bagong backdrop. May mga adjustments na ginawa ang lighting team at kailangan niya i-direct para matapos na tayo kaagad. Agad namang sumang-ayon si Denny at tinawag si Lucille. Lucille, girl! Sorry to interrupt pero kailangan ka na sa set. May bagong shots na kailangan gawin. Nagpaalam na si Lucille kay Tristan. Babe, I have to go back. Thank you for coming, ha? Sabi niya bagaman halata ang kaunting lungkot sa kanyang mata. Umalis na rin si Tristan, ngunit may snog ng ngiti sa kanyang mukha habang paalis. Habang naglalakad palayo, napansin ni Ricardo ang kumpiyansa sa mga galaw ni Tristan. Tila isa itong lalaking may inaasahan at gustong madaliin ang mga bagay. Pagbalik ni Lucille, agad siyang tinanong ni Ricardo. Boyfriend mo ba yon, Miss Lucille? Mumiti naman si Lucille. Fiancé ko siya, actually. Sagot niya. Bumisita lang si Tristan para kamustahin ako. Eh, hindi ko naman inaasahan pero nakakatuwa, no? May effort talaga siya. Hindi na nagtanong pa si Ricardo kahit na ibang senaryo naman ang kanyang nakita. Mabilis magbago ng mood si Lucille. Okay, let's go everyone. Be snappy. Nagpatuloy pa sila sa shoot. At sa kabila ng mga busy nilang araw, naging mas komportable na si Lucille na nakikipagkwentuhan kay Ricardo. Lagi siyang masiyahin at mahilig magtanong ng kung ano-ano at dahil dito ay mas naging close silang dalawa. Likas din naman kasi na pala kaibigan ng dalaga. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Ricardo sa telepono ni Lucille ang isang mensahe na nagsasabing magdi-dinner silang dalawa ni Tristan sa isang mamahaling restaurant. Dahil nagiging mas mahigpit nga ang kanyang pagbabantay, napagdesisyon na niyang magpapanggap na aksidente silang magkikita sa naturang lugar. Nang gabing iyon, nakapwesto na si Ricardo kasamang isang kapwa agent na kunwaring date niya. Habang nakatanaw sila sa mesa kung saan nakaupo si Lucille at Tristan. Nang mapansin ni Lucille si Ricardo sa di kalayuan, napangiti siya at agad itong kinawayan. Oh Ricardo, andito ka rin pala! Masayang bati ni Lucille na makita siya. Nilingon ni Tristan si Ricardo at masinsin itong tinignan. Tumayo si Ricardo at lumapit at nagpakilala. Ay kasama niyo po palang fiancé mo, Miss Cecile. Sabi ni Ricardo at inabot ang kamay ni Tristan. Nice to meet you. Ngunit si Tristan, imbes na makipagkamay ng maayos, ay may smug expression sa kanyang mukha na parang pinangungunahan si Ricardo. Babe, siya si Ricardo, photographer and assistant ka rin sa company.
Masayang pagpapakilala pa ni Lucille pero baliwala lang yan kay Tristan. Nang bumalik si Ricardo sa mesa niya, ang date niyang agent ay tumawa. Ayos at solid tong mission mo, Ricardo. May libreng dinner pa sa Magarang Restaurant. Eh bakit naman hindi ganito ang mga naaasahin kaya sa akin, no? Sumagot naman si Ricardo at nangingiti. Oo nga, pero hindi naman ito ang forte ko. Mas gusto ko pa rin ang mga aktwal na bakbakan. Walang thrill. Samantala, sa mesa naman ni Lucille at Tristan, napansin ni Lucille na hindi mapakali ang fiancé niya. Lihim ito nakatitig kay Ricardo. Ano ba yan, Tristan? Malambing na tanong naman ni Lucille. Bakit pa ang daming beses mo nang tinitingnan si Ricardo? Nagsiselos ka ba? Umiwas ang tingin si Tristan, ngunit halata sa kanyang tinig ang pagkaerita. Hindi ako nagsiselos. Pero bad vibes ang nakukuha ko sa lalaking yan. Layuan mo na lang siya, babe. Tumawa si Lucille at hinawakan ang kamay ni Tristan. Ay nako, babe. Hindi mo naman kailangang magselos. May girlfriend siya, oo, at masaya sila. Nakangiti niyang sinabi. Besides, he is my assistant photographer. Hindi ko naman pwedeng basta-basta na lang siyang layuan. Kasama ko siya sa trabaho, alright? Hindi pa rin matahimik si Tristan at mahigpit na sinabi. Just be careful around him, Lucille. Hindi ko talaga siya trip. Pinilit na lang umiti ni Lucille at hinaplos ang braso ni Tristan. You are overthinking, babe. Let us enjoy our dinner, okay? Pagkatapos ng dinner, habang palapas si Lucille at Tristan, lihim na sinundan sila ng tingin ni Ricardo. Pansin ang ilang bagay sa ekspresyon ni Tristan na tila may tinatagong pagkakaiba sa harap ng nobya. Ngunit sa kabila ng mga alindangan ni Tristan kay Ricardo, nananatiling determinado si Ricardo na tapusin ang misyon at protektahan si Lucille. Lalo na't malinaw na may hindi maipaliwanag na bagay tungkol sa lalaking ito na siya namang mismo ay nais mailantad. Patuloy si Ricardo sa kanyang misyon na protektahan si Lucille. Sa bawat araw na magkasama sila sa trabaho, napapansin niyang mas malapit na silang maging magkaibigan. At higit pa rito, nababanggit na rin ni Lucille ang kanyang ama, si Don Lucio, na lagi niyang pinapahayag ang excitement niya sa lalapit nilang kasal ni Tristan. Kaunti na lang, Ricardo. Tapos na ang lahat ng preparations. Hindi ko akalain na ganito pala kabilis ang panahon. Masaya niyang sabi habang tila ay kinikilig. Magiging misis na rin ako. Dugtong pa niya. Isang gabi, naisip ni Ricardo na mag-unwind sa isang club. Tila nakalimot siya sa kanyang misyon sa sandaling yon at nag-e-enjoy sa pagsasayaw at pag-flirt sa mga babaeng naroon. Ngunit ilang sandali lamang, isang grupo ng mga babae ang nagsimulang maghiyawan. Tila may pumasok na isang importanteng tao. Nang tumingin si Ricardo, namutla siya sa pagkakakilala sa bagong dating. Naroon si Tristan. Kasama nito ang ilang kaibigan at may babaeng agad na yumakap sa kanyang braso. Isa sa mga babaeng nasa tabi ni Ricardo ang humagikik. Kung hindi mo ako iuuwi ngayon, baby, doon na lang ako sasama. Sabay sulyap kay Tristan na tila pinapaligiran ng mga tagahanga. Oo nga, malaking kargada niyan. Literal. Natatawang wika pa ng ilang kababaihan na handang ipagkaloob ang mga sarili kay Tristan ngayong gabi. Napakunot noon naman si Ricardo. Ano bang ginagawa ng Tristan na yun dito? Bulong niya sa sarili. May fiancé siyang loyal na loyal sa kanya. Tapos narito siya sa club. Hindi nagtagal na pansin na Ricardo na si Tristan ay sumisinghot na ng isang substance. Muli siya napailing at sa kabila ng ines ay palihim niyang kinuhanan nito ng larawan at videos gamit ang kanyang telepono. Kailangan niyang magkaroon ng ebidensya. Lumapit siya sa bar at umorder ng whiskey. Tahimik niyang pinagmasdan si Tristan mula sa malayo nang mapansin nitong nandoon siya. Nagulat si Tristan at dahan-dahang lumapit at may kasama pang maangas na ngiti. Anong ginagawa mo rito? Assistant ka ni Lucille, hindi ba? Tanong ni Tristan, malakas at derechahan. Pati ba naman dito sa lugar ko, huwag mo sabihin sinusundan mo ako. Kalma lamang si Ricardo. Ikaw bang may-ari ng club na to? Alam ko lahat ng tao welcome rito. Sagot naman niya ng malamig. Hindi na nakapagpigil pa si Tristan. Pinaaalahanan kita, Ricardo. Ayoko sa'yo.
kaya layuan mo ang fiancé ko. Ngumiti lamang si Ricardo. Hawak pa rin niya ang kanyang baso ng whiskey. Relax ka lang, pre. Wala akong bala kay Lucille. Pero kung ako sa'yo, mas iingatan ko siya. Napakabait ni Lucille para sa isang sinadyang hinihinga tapusin ang pangungusap. Nakita naman ni Ricardo ang pamumula ng mukha ni Tristan sa galit. Anong ibig mong sabihin, ha? Ang kanyang tinig ay puno na ng galit. At tila gusto na siyang sugurin ni Tristan. Nagkipit-balikat lamang si Ricardo. Wala. Just stating the obvious. Hindi siya natinag sa bar. Nakasanda lang at kalmado, habang si Tristan naman ay nakahanda ng suntukan siya. Bago pa man tumindi ang tensyon, sumingit ang mga kaibigan ni Tristan. Hinila nila ito at pinakalma bago tuloy ang mag-alboroto ang kanilang kaibigan. Si Ricardo naman ay inubos na lang ang kanyang hawak na alak. Iniwan ang bayad sa bartender kasamang isang sulat na nagsasabing, obserbahan si Tristan at itimbre sa kanya ang mga malalaman ukol dito. Kinabukasan sa opisina, napansin ni Ricardo ang lungkot sa mukha ni Lucille. Lumapit siya rito. Naramdaman ng pangamba. Lucille, may problema ba? Napatingin si Lucille sa kanya. Tila gustong magsalita nito ngunit nag-aalangan. Sa huli, bumuntong hininga siya at nagsimula. Kagabi, nag-prepare ako ng dinner para kay Tristan pero hindi siya sumipot. Alam ko namang busy siya pero ni isang text, wala. Hinawakan niya ang kanyang noo at tila nagtataka. Eh ano pa kayo mangyayari sa amin kapag mag-asawa na kami? Magiging ganun na lang kaya lagi si Tristan? Tahimik lamang si Ricardo. Malinaw sa kanya ang dahilan ng hindi pagsipot ni Tristan. Kagabi pa lang, nakita niyang mas pinili ng lalaki ang club at ang pagpapakasasa sa ibang babae. Sa sandaling yon, tila lalong tumibay ang kanyang desisyon na protektahan si Lucille mula sa anumang panganib at sakit na maaaring idulot ni Tristan. Isang araw sa trabaho, napansin ni Ricardo na tila nagbagong pakikitungo ni Lucille sa kanya. Kung dati ay palangiti at madaldal ito, ngayon ay tila may pag-aatubili na. Kapag lalapit si Ricardo upang magpakita ng mga litrato o humingi ng perma, hindi ito makatingin ng diretso. Halata ang pagiging malamig at aloof ng dalaga. Nalabis niya namang ipinagtataka. Sa totoo lang, bago ang araw na yon, pinausap ni Tristan si Lucille at hinikayat siyang lumayo kay Ricardo. Lucille, nakita ko yung si Ricardo sa tapat ng isang club ng isang gabi. Sabi ni Tristan. At hindi ordinaryong club yan. Madalas ang mga mayayaman at ilang mga adik na nandun. Puro droga. I told you, he's up to no good. Kaya layuan mo na siya. Dahil dito ay nagsimulang magduda si Lucille sa pagkataon ni Ricardo. Kaya naging malamig na rin ang pakikitungo niya rito. Kinagabihan, nag-report si Ricardo kay Don Lucio. Ipinakita ang litrato at video ni Tristan sa club habang kasamang ibang babae at gumagamit ito ng droga. Makikita naman sa mata ni Don Lucio ang galit at pagkadismaya. Sabi ko na nga ba? Bulong pa ni Don Lucio habang tinitingnan ang mga litrato. Too good to be true. Talaga yung Tristan na yan. Magpatuloy ka, Ricardo. Kailangan nating malaman ang lahat ng mga balak niyang tinatago. May problema nga lang po, Don Lucio. Sabi ni Ricardo. Si Lucille. Nagiging malamig siya sa akin. Mukhang kinausap siya ni Tristan at sinabihang layuan ako. Napaisip pa si Don Lucio. Kailangan ako na mismo makialam. Tama ng panonood lang. Agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan ng anak. Anak, nasa Maynila ako ngayon. Kaya mo bang makipagkita para mag-dinner? Tanong ni Don Lucio. Nagningning ang mga mata ni Lucille sa telepono. Wow, Dad! What a surprise! Sana pala nasundo ka ta sa airport anyway. Perfect timing, Dad. Gustong-gusto ko rin sanang ipakilala sa'yo ng formal si Tristan. Sumang-ayon si Don Lucio at iniisip niya na pagkakataon na rin ito upang makapagmasid. Sa isang barangyang restaurant, nagtipon ng tatlo para sa isang hapunan. Nang pumasok si Tristan, all smiles ito. Tila napakabait at napaka-accommodating.
todo ang pakitang gilas at sweet gestures nito kay Lucille na siyang ikinatuwa naman ng dalaga. Habang kumakain si Tristan ay palaging may kwento at palaging malapit kay Lucille. Ngunit napansin ni Don Lucio ang mga kakaibang bagay. Iba ang mga galaw ni Lucille tuwing nakatingin si Tristan. May mga simpleng pagkuyom ng mga daliri sa ilalim ng mesa. Pag-iwas ng tingin kapag may tanong ang kanyang ama tungkol sa kanilang relasyon at maging ang mga simpleng pagngiti na tila pilit. Hindi ito nakaligtas sa mga matang mapanuri ni Don Lucio. Nang matapos ang hapunan, nagsalita si Lucille, puno ng pasasalamat. Dad, salamat sa dinner. Sobrang saya ko na pumayag kang makasama kami dito at makita mo si Tristan. Alam ko pong sobrang busy ka. At dapat babalik ka muna sa Davao, diba? Ngumiti si Don Lucio at tinapik ang kamay ng anak. Actually, anak, hindi pa ako babalik sa Davao. May binili akong property dito sa Maynila. At kapag kinasal na kayo, iyan na rin ang magiging regalo ko sa inyo. Napatayo naman si Lucille sa tuwa at niyakap ang ama. Really? Thank you, Dad. Napaka-generous mo. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Pagkatapos ng hapunan, humarap si Don Lucio kay Tristan at iniabot ang kamay nito. Sa magaling na tinig, sinabi niya, alagaan at mahalin mo ang anak ko. Siya lang ang meron ako. Ngumiti naman si Tristan ng todo at saglit na tumingin kay Lucille. Walang dapat ipag-alala, Don Lucio. Hindi ko siya bibiguin. Ngunit pagbalik ni Don Lucio sa kanyang mansyon, agad siyang tumawag kay Ricardo. At sa isang mahinahon, ngunit utos na boses, sinabi niya, Ricardo, tuloy lang ang pagbabantay kay Lucille. Lahat na magagawa mo upang protektahan siya, gawin mo. Areglado, boss. Sagot naman ni Ricardo. Isang araw, nakatanggap ng abiso si Ricardo mula sa bartender na kilala niya sa club. Madalas daw na may mga kahinahinalang lalaki na kinakausap si Tristan doon. Mga kilalang hitman na bayaran. Agad na ibinalita ni Ricardo ito kay Don Lucio. Ngunit kulang pa ito bilang konkretong ebidensya para mapatunayan ang masamang plano ni Tristan. Isang umaga, nagpunta si Lucille at ang kanyang team kasama si Ricardo sa Baguio para sa isang photoshoot. Dahil puno ng ibang sasakyan, napilitan si Lucille na isama si Ricardo sa kanyang kotse. Kahit na malamig pa rin ang pakikitungo niya sa kanya, wala siyang pagpipilian kundi hayaan na lamang na ganoon ang sitwasyon. Habang shooting, napansin ni Ricardo na tila balisa si Lucille, lalo na nang makita niyang patuloy itong tumitingin sa cellphone na puno ng mga missed calls nito ni Tristan. Nang magkaroon ng pagkakataon, tinabihan niya si Lucille at inabot ang pagkain. Tahimik lang na tinanggap ni Lucille ito, ngunit halatang may mabigat na naiisip. May problema ba, Miss Lucille? Tanong ni Ricardo. Huminga naman ng malalim si Lucille bago sumagot. Sorry ha, may nagsabi kasi sa akin na nakita ka raw sa isang club at alam mo naman ang reputasyon ng club na yon. Agad na napaisip si Ricardo. Alam niyang si Tristan ang nagsabi noon upang siraan siya kay Lucille. Kaya naman, mahinahon siyang nagpaliwanag. Nandun ako dahil sa isang birthday ng kaibigan ko. Ginawa lang doon ang party kasi kilala niyang may-ari. Hindi lahat ng pumapasok doon ay nagbibisyo. Tsaka, photographer din nila ako. Nagdalawang isip si Lucille ngunit makikita sa mga mata niya ang bahagyang pagluwag ng kanyang damdamin. Mabuti naman, sabi ni Lucille na may kaunting ngiti. Alam mo, masamang bisyo yan. Baka maiwanan ka pa ng girlfriend mo kung ganyan ka. Napangiti si Ricardo. Ngunit alam niyang may pahiwatig sa mga sinasabi ni Lucille. Lalo na at alam nitong meron siyang kasamang babae sa isang dinner kamakailan. Sa kalagitnaan ng photoshoot, kailangan ni Ricardo na kumuha ng bagong equipment mula sa kotse ni Lucille. Ibinigay ni Lucille ang susi at hinayaan siyang maghanap ng kailangan niya sa likuran ng sasakyan. Ngunit sa dami ng gamit at kalat, medyo nahirapan si Ricardo habang naghahalungkat. May napansin naman siyang isang attache case na may kakaibang pagkakaayos. Tila itinago ito sa ilalim ng ibang mga gamit.
out of curiosity, binuksan niya ang case at bumungad sa kanya mga dokumento na may kinalaman sa mga ari-arian ni Don Lucio. Ngunit ang higit na ikinagulat niya ay ang mga peking perma sa ilang papeles at iba pang mga bagay na nagpapakita ng hindi ka nais-nais sa mga plano. Bago pa man siya makita ni Lucille, agad niyang isinilid ang attache case sa kanyang bag upang pag-aralan ito ng mas maigi kapag may oras na siyang ligtas. Bumalik siya sa photoshoot at tila may bumabagabag. Nang tanungin ni Lucille kung bakit siya natagalan, sinabi niyang nilinis lang niyang lens ng camera kasabay ng isang matipid na ngiti. Pagkatapos ng photoshoot, bumalik sila sa hotel upang magpahinga. Ngunit kagabi, hindi makatulog si Lucille, kaya naglakad-lakad siya sa open area ng hotel room. Doon ay nakita niya ay nakaupo si Ricardo na umiinom ng beer. "Oh, hindi ka rin makatulog, Miss Lucille?" Bati ni Ricardo nang makita siya. Umiiling si Lucille at tumanggi sa alok niyang beer. "Hindi ako umiinom," sabi niya. Kaya nauwi na lamang sa isang tahimik na pag-uusap. Nagkwentuhan sila tungkol sa iba't ibang bagay at hindi naman inaasahan ni Ricardo ang lalim ng kanilang usapan. Habang nagtatawanan, napansin ni Ricardo ang kagandahan ni Lucille, lalo na kapag sinisinaga ng liwanag ng buwan ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata. Bigla na lang sinabi ni Lucille, "Mahal ko talaga si Tristan, Ricardo. Kaya ikaw, kung sakali man na hindi kayo magkatuluyan ng girlfriend mo, humanap ka ng babaeng mamahalin ka ng totoo. Yung magpapakita ng effort." Saglit na napaisip si Ricardo sa sinabi ni Lucille. "Hindi ka na kasi pwede, ano?" Napangiti naman si Lucille at bahagyang namula at natawa sa kanyang sarili. "Eh, ikaw talaga. Siyempre hindi na ako pwede, no? Hello, ikakasal na nga eh. Ikaw talaga, joker ka." Napatawa na rin si Ricardo. Ngunit may kabigatan sa puso. Dahil sa gabing yon, alam niyang mas magiging komplikado pa ang kanyang misyon na protektahan si Lucille mula sa isang lalaking iniidolo nito, ngunit may madilim na intensyon. Nalilito at labis na nababahala si Tristan na mapansin niyang nawawala ang attache case niya. Naroon ang mahahalagang lagayan ng mga papeles na may kinalaman sa mga ari-arian ni Don Lucio at mga kasulatan na pinaplano niyang gamitin para angkinin ang kayamanang matagal niya nang inaasam. Desperadong tinanong niya si Lucille kung may nakita ito o nabuksan ba siyang gamit sa kotse nito. "Babe, may naiwan ba akong gamit sa car mo?" tanong niya, bahagyang nagpapanik. "Check mo na lang sa likod, babe. Lahat naman nandun na lang at nakatambak," sagot naman ni Lucille nang hindi iniisip na may mahalagang bagay siyang sinasabi. "May ginalaw ka ba ron?" tanong pa ni Tristan. "Bakit? May kailangan ba akong galawin?" Hindi na nag-atubili pa si Tristan at agad siyang nagpunta sa parking area para hanapin ang case. Ginulo niya ang tambak ng gamit sa likod ng kotse ni Lucille, ngunit walang anumang bakas ng attache case doon. "Eh ano bang hinahanap mo? Ang gulo na ng lahat ng gamit?" tanong ni Lucille na halatang naiinis na rin sa ginagawa ni Tristan. Nagpanting naman ang tenga ni Tristan at ang hindi na mapigilan ng sarili ay nasigawan niya si Lucille. "Can you just shut up?" Natahimik si Lucille at kitang-kita ang pagkabigla sa kanyang mukha. Sa gilid ng mata niya, halatang nasaktan siya at narealize si Tristan na mali ang ginawa niya. Nag-sorry agad siya at hinulikan si Lucille upang pakalmahin ito. Sinabi niyang may sentimental na bagay lang na ibinigay raw ng kanyang ina. Pagbalik sa kanyang opisina, hindi naman mapakali si Tristan. Alam niyang malaki ang posibilidad na kinuha ng isang tao ang attache case at ang laman nito ay maaaring gamitin laban sa kanya. Kailangan niyang makakilos ng mabilis bago pa siya mabisto. Agad siyang tumawag sa kanyang tauhan at sinabi niya, "Baguhin ang plano. Kailangan nang mawala si Don Lucio sa lalong madaling panahon." Inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na maghanap ng isang lason na mabilis ang epekto. Ngunit hindi agad magdududa ang makakainom nito. Plano niyang ayain si Don Lucio at Lucille sa isang dinner at doon niya ilalagay ang lason sa wine ni Don Lucio. Dumating ang gabi ng dinner. Masaya si Lucille dahil magkakasama na naman sila ng kanyang ama at ng lalaking kanyang pinili. Ngunit si Tristan ay may madilim na plano na magaganap sa likod ng lahat ng ngiting ipinapakita niya.
Habang nagdi-dinner, nabi ni Tristan na may paborito siyang wine sa koleksyon ng restaurant na nais niyang ipatikim kay Don Lucio. Ipinatawag niya ang atensyon ng server at ipinaabot ang special na wine. May pagdududa pa si Don Lucio noong una pero nakita niyang ininom din ni Tristan ang wine pero ang totoo, ibang wine ang nakalagay sa baso ni Tristan. Sa kabutihang palad, hindi ininom ng buo ni Don Lucio ang wine at inilapag ito sa mesa pagkatapos ng isang lago. Ngunit, makalipas ang ilang sandali, biglang nanginig ang kamay ni Don Lucio at natabig ang baso. Dahilan upang maitapon ang natitirang lamay ng wine. Kitang-kita ni Lucille ang pagbagsak ng baso at ang tanong niya sa ama, "Dad, are you okay?" Nakatitig lamang si Tristan, tahimik at walang ekspresyon. Alam niyang hindi sapat ang ininom ni Don Lucio para ganap na tumalab ang lason. Gayunpaman, hindi niya maikukubli ang inis dahil hindi niya makamit ang tuluyang pagkawala ng kanyang target. Sa kabilang dako, tuluyan nang natumba si Don Lucio. Hysterical na si Lucille at agad na tumawag ng ambulansya habang nakayakap sa ama. Nagpanggap na sumama ang loob ni Tristan, ngunit sa loob-loob niya, irritable siya dahil hindi pa lubusang natapos ang kanyang plano. Kinabukasan nakatanggap ng mensahe si Ricardo na kailangan niya magpunta sa mansyon ni Don Lucio para magbigay ng update at ipakita ang nakuha mga ebidensya laban kay Tristan. Ngunit sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng sekretarya ni Don Lucio at ipinaalam sa kanya na isinugod sa ospital si Don Lucio matapos ang dinner. Natigilan si Ricardo at sa kanyang isipan ay tumatak ang pangakong hindi siya titigil hanggat hindi niya natutulungan si Don Lucio at si Lucille na makalaya sa paninilang at panganib na dulot ni Tristan. Dahil sa nangyari, nag-indefinite leave si Lucille upang mabantayan ng mabuti ang kanyang ama na ngayon ay comatose matapos ang biglang pag-atake sa puso. Ayon sa mga doktor, kontaminado raw ang nainom niyang wine. Kaya iniisip ni Lucille na kasuhan ng restaurant. Gayunpaman, sinabihan siya ni Tristan na siya nang bahala sa restaurant upang hindi na magulo ang isip ni Lucille. Ang kailangan lang daw niyang pagdoonan ng pansin ay ang pagaling ng kanyang ama. Isang araw, dumalaw si Ricardo sa ospital at natatnan niyang nagbabantay si Lucille sa tabi ng kanyang ama. Nagpapasalamat si Lucille sa kanya dahil sa pagsuporta. Kahit na hindi naman talaga nito kilala si Don Lucio, ngunit may dala rin si Ricardo ng mga files na kailangan ni Lucille sa trabaho. Alam niyang kahit naka-leave ito ay may mga dapat pa rin asikasuhin. Habang nagkakwentuhan, muling inulit ni Lucille ang paniniwalang ang restaurant ang may kasalanan sa nangyari. Nang marinig ito, hindi na mapakali si Ricardo. Alam niyang may mali sa kwento ni Lucille at sa tahasang pagsisisi sa restaurant. Pagkatapos ng pagbisita, agad na bumalik si Ricardo sa headquarters ng team nila at humingi ng tulong sa isang kasamahang hacker upang kunin ang CCTV footage ng restaurant noong gabi ng dinner. Pagkalipas ng ilang oras, nakuha nila ang kopya ng mga video mula sa sistema ng restaurant. At sa pagsusuri ng mga CCTV recordings, nakita nila ang buong insidente. Kitang-kita sa footage na may binayaran si Tristan na isang server upang maglagay ng likido sa wine ni ininom ni Don Lucio. Nasaksihan din nila ang bawat sandali ng kanilang hapunan mula sa pagdating nila sa restaurant, sa pagsalo-salo sa pagkain, hanggang sa pag-serve ng may lasong alak at ang pagbagsak ni Don Lucio. Hindi naman makapaniwala si Ricardo sa napapanood. Ang mapaninlang na plano ni Tristan ay malinaw na naitala. Patunay na siya nga ang nasa likod ng pagkalason kay Don Lucio. Hindi na kailangan ng karagdagang ebidensya upang mapatunayan ang balak ni Tristan. Kaya naman agad niyang kinumpay lang lahat ng footages at ebidensya na makakapagpatunay sa kasalanan nito. Ngunit sa kabila ng hawak na ebidensya, narilito si Ricardo kung paano siyang kikilos sa kasalukuyang sitwasyon. Wala siyang malinaw na directive dahil na comatose pa rin si Don Lucio at walang makakapagbigay ng kautusan o planong susundan. Nangangamba siyang baka hindi pa rin paniwalaan ni Lucille ang mga sasabihin niya, lalo na't si Tristan ay nananatiling malapit sa kanya. Sa puntong yon, alam ni Ricardo na kailangan niyang maging matyaga at maingat sa bawat hakbang. Mahalaga ang bawat piraso ng ebidensya ang kaniyang nakalap at alam niyang darating ang tamang panahon upang mailalabas ang katotohanan. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya lang ay ipagpatuloy ang pagbabantay sa kaligtasan ni Lucille habang hinihintay ang pagaling ni Don Lucio
upang sa wakas ay makuha nila ang katarungan. Ilang araw bago ang kanilang kasal ay bumisita si Tristan kay Lucille sa ospital kung saan siya ay matyagang nagbabantay sa kanyang ama. Umupo siya sa tabi nito, dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. "Babe," nagsimula siya. Ang boses ay puno ng pagmamadali at lambing. "Ilang araw na lang kasal na. Nakalimutan mo na ba?" Napabuntong hininga si Lucille, tumingin sa ibaba habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ama. "I'm sorry, babe." Huminto siya. Ang sakit at hidwaan ay malinaw sa kanyang mukha. "Ayokong ikasal tayo nang wala ang dad ko. Palagi kong pinapangarap na siyang maglalakad sa akin patungo sa altar." Nilagpasan ni Tristan ang kaunting panginginig ng kanyang ulo. May kaunting pagkabigo sa kanyang mga mata. Ngunit pinalambot niya ang kanyang boses. "Lucille, I understand. Pero lahat ay nakaayos na. Hasal naman kung ikakancel pa natin ang wedding. Ayaw mo ba talagang ituloy?" Pinisil niya ang kanyang kamay ng kaunti ng mas mahigpit. Ang mga mata niya ay nakatutok sa kanya. "At isipin mo na lang, hindi ba magiging magandang regalo para sa kanya na malaman na ang kanyang anak ay kasal na at masaya? Maaari naman nating ipakita sa kanya mga pictures pagkatapos at ipaalam sa kanya na masaya na tayo." Nag-alinlangan si Lucille, muling tumingin sa kanyang ama. "Pero paano kung magising siya at malaman na hindi siya nakadalo? Gusto ko lang naman..." "Ewan, hindi ko alam, Tristan. Sa tingin ko ayoko muna magmadali." Mabilis na lumapit si Tristan at ang boses ay bumaba sa isang tono na puno ng pag-uudyok at pagpipilit. "Lucille, masyado ka nag-overthink. Mahal kita. Gusto kong simulan ang buhay natin na magkasama. At alam ko magiging masaya ang dad mo na kasal na tayo. But if that's the case," dagdag pa niya, ang tingin ay naging matalim. "Sinasabi mo bang ayaw mong pakasalan ako?" Lumambot naman ang mukha ni Lucille. Ang kanyang pagtutol ay unti-unti nawawala. Nakaramdam siya ng pagkalito. At ang determinasyon ng Tristan ay tila angkla sa tingin niya ay kailangan niya. "Hindi, hindi. Siyempre gusto ko itong pakasalan." Bumulong siya. "I guess sobrang na-overwhelmed lang talaga ako." Ngumiti si Tristan. Tagumpay na kumikislap ang kanyang mga mata. Hinawi niya ang isang hibla ng buhok mula sa kanyang muka at tinalikan ang kanyang noo. "Kung gayon ay gawin natin to, Lucille. Let's get married. Doon din naman tayo pupunta." Samantala, si Ricardo naman ay walang kapaguran na nag-iipon ng bawat peraso ng ebidensya laban kay Tristan. Bawat larawan, bawat video clip, bawat CCTV recording ng gabing yon sa restaurant ay maingat niyang pinagsama-sama. Alam niyang mahalaga ang oras, bagamat habang si Don Lucio ay nasa state of coma, magpapatuloy ang kasal, at sa sandaling yon ay maaaring makulong si Lucille sa bitag ni Tristan. Nang makompleto niya ng ebidensya, nakatanggap si Ricardo ng tawag na nagbibigay ng lamig sa kanyang gulugod. Mula ito sa sekretarya ni Don Lucio. "Ricardo," sabi niya sa isang malungkot na tono. "Nais ko sanang ipaalam sa iyo na nagdesisyon si Lucille na ituloy ang kasal." Sa mahabang sandali ng katahimikan, hindi gumalaw si Ricardo. Ang mga dokumentong hawak niya ay nahulog sa sahig habang pinoproseso ang balita. Nararamdaman ang malamig na takot na pumupulupot sa kanyang dibdib. "Ano?" bulong niya. Halos para sa kanyang sarili. "Ite, hindi siya pwede. Delikado siya." Nagpatuloy ang sekretarya. "Ricardo, kailangan mong protektahan ang anak ni Don Lucio. Ikaw nang bahala sa kanya." Matyagang ikinayom ni Ricardo ang kanyang panga. Ang kanyang mga kamay ay humigpit habang ang pagka-frustrate at desperation ay umusbong sa kanya. "Hindi pwede." Bulong niya. Hinahaplos ang kanyang sentido. Ayaw niyang isipin si Lucille na manamanipula ni Tristan. Pasok siya sa isang bitag. Isang bitag na handang patayin ang kanyang ama upang makuha ang nais niya. Sa sandali yon, pumasok ang isa sa pinagkakatiwalaang kaibigan ni Ricardo. Isang tech-savvy na kakalala.
na tumutulong sa kanya sa pangangalap ng digital na ebidensya laban kay Tristan. Anong pangyayari, pare? Mukha ka nakakita ng multo ah. Mas masahol pa riyan. Sagot na Ricardo na ang boses ay walang laman. Ikakasal siya. Sa ilang araw, kailangan ko mapigilan siya. Nakataas ang kilay ng kaibigan. Nagugulahan at nababahala. Sasabihin mo ba sa kanya ang lahat ng to? Kumilos siya patungo sa mga dokumento. Tumango si Ricardo at ang kanyang tingin ay naging matatag. Wala siya sa tamang pag-iisip. Kapag naikasal siya, sino makakaalam ko anong gagawin ni Tristan sa susunod? Kailangan ko makahanap ng paraan upang makuha ko si Lucille. Nag-isip ang kaibigan. Well, kung makita na lang niya ang mga kopya ng ebidensya, isang bagay na hindi mapapasinungalingan. Paano kaya kung mag-anunsyo tayo ng isang tip sa kanya? Nagmungkahi si Ricardo. Ang kanyang tingin ay tumigas na puno ng determinasyon. Marahil hindi ko kailangan sabihin sa kanya ng direkta. Pero hindi talaga siya pwedeng maikasal. Kailangan kong gumawa ng plano. Tumingin siya sa mga nakakalat na papel. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. At kailangan kong gawin ito agad. Habang papalapit na ang araw ng kasal, patuloy si Ricardo sa pagbuo ng mga paraan upang ilantad ang katotohanan na hindi nalalagay sa panganib si Lucille o nakakaakit ng atensyon ni Tristan. Alam niyang kulang ang oras at bawat sandali na siya'y nag-iisip, tsak na lalo lang nalalagay sa panganib si Lucille. Nasa loob ng isang napakaganda at marangyang bridal car si Lucille, ang mga bintana ay pinalamutian ng bulaklak at satin. Habang ang loob ay puno naman ng mga alahas at magagarbong detalye. Ang sikat ng araw ay naglalaro sa mga kristal na dekorasyon. Nagbigay ng liwanag at kislap sa bawat sulok ng kotse. Pero sa kabila ng lahat ng kagandahan, ang puso ni Lucille ay puno ng kalungkutan. Wala sa kanyang kasal ang kanyang ina at ang kanyang ama naman ay nasa coma state. Habang nag-iisip siya, biglang kumatok ang wedding coordinator sa bintana. Lucille, 5 more minutes. Get ready. Malalim ang hininga ni Lucille. Ang kanyang isip ay tila puno ng tanong. Kaya naman sumagot siya ng, Okay, I just need to breathe. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may lungkot na hindi mapigilan. Maya-maya lamang bumukas ang pintuan ng kotse sa harapan at nagulat si Lucille na makita si Ricardo na tumatakbo palapit. Ricardo? Sigaw niya ngunit bago siya makapag-react, mabilis na pinaharurot ni Ricardo ang kotse. Ricardo, saan mo ko dadalhin? Ikakasal ako! Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkalito at hindi niya mapigilan ang luha na tumutulo sa kanyang pisngi. Ang pagkabahala at takot ay nag-uumapaw sa kanyang mga mata habang nagmamadali silang umalis. Mabilis ang takbo ni Ricardo at dinala si Lucille patungo sa headquarters. Animoy siya na lamang ang pag-asa, kaya naman nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Ricardo! Pagdating nila sa headquarters, nagmamadali silang bumaba. Ricardo, ano bang ginagawa natin dito? Tanong ni Lucille. Ang takot ay tila nag-uudyok sa kanya. Sa pagpasok, nakita niya ang sekretarya ng kanyang ama na nandoon din. Nagdudulot na ito ng higit pang kalituhan. Ricardo, sabihin mo nga sa akin kung bakit ako nandito. Ang kanyang tinig ay puno na ng pagkalito. Doon, inilatag na ni Ricardo ang lahat ng ebidensya na naipon niya. Lucille, may kailangan tayong pag-usapan. Ipinakilala na ni Ricardo ang sarili niya habang ipinamamalas niya ang mga files, mga larawan at mga video. Unti-unting nagbukas ang mga mata ni Lucille sa katotohanan. Tristan? Siyang may gawa ng lahat ng to? Bulong niya. Naguguluhan at nagugulumihanan. Ang lahat ng detalye at ebidensya ay tila isang masalimuot na kwento na nagdala sa kanya sa isang kalagayan ng pagkabigla. Napaiyak na lamang siya at ang kanyang puso ay nahahabag sa sakit ng pagkakabigla. Ricardo, paano ang dad ko? Nagmamakaawa siyang tanong. May mga kasamahan ako nasa ospital at pinabantayan siya.
Nakita ni Lucille ang matinding lungkot sa mukha ni Ricardo. Nang mga sandaling yon, nag-umapo ang damdamin sa kanilang dalawa. Sa isang iglap, nahulog siya sa mga bisig ni Ricardo. Ang pag-iyak niya ay naging mahigpit na yakap ng kaibigan at tagapagtanggol. Why? Bakit nangyayari to? Bakit? Ang mga tanong ay lumabas sa kanyang bibig. Ang mga luha ay patuloy na umaagos. Lucille, nandito ako para sa'yo. I know na mahirap, pero kailangan nating harapin ang katotohanan. Sagot ni Ricardo. Pinapakalma siya sa kanyang yakap. Hindi ka nag-iisa. Sa ilalim ng mga pangarap na naglaho, natagpuan ni Lucille ang suporta at lakas mula sa kaibigang handang ipaglaban siya. Sa kabila ng lahat, muling bumangon ng pag-asa kahit na papaano. Desidido si Lucille na ipahuli si Tristan at magsampa ng kaso laban sa kanya. Habang usap-usap sila ni Ricardo, sinimula nilang isipin ang plano kung paanong mahuhuli si Tristan sa kanyang mga illegal na gawain. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, naisip ni Ricardo ang nightclub na nabanggit ni Lucille noon. Wait, Lucille. Naalala mo ba yung sinabi mo sa akin na nakita mo akong pumasok sa nightclub? Sinabi ni Tristan yan sa'yo, di ba? Tanong ni Ricardo at tila nagkaroon ng ideya. Nagtataka si Lucille. So ibig sabihin nagpupunta si Tristan doon? Paano mo nalaman? Si Tristan ang nagbigay sa'yo ng impormasyon na nandun ako. Kaya maaaring nagpupunta siya roon para sa illegal na mga gawain. Sagot ni Ricardo at tila biglang na lamang natigil si Lucille. Unti-unting pumasok sa kanyang isip ang koneksyon ng mga bagay. Kung ano-ano pala talagang ginagawa ni Tristan, kailangan na talaga siyang mahuli. Sabi ni Lucille at ang determinasyon ay nasa kanyang boses. Agad na tumawag si Ricardo sa bartender ng kaibigan niya sa club. Pre, timbrehan mo kapag nandyan na si Tristan. May SWAT na papasok para hulihin siya. Utos niya sa bartender na agad naman na sumang-ayon. Sa nightclub, ang sitwasyon ay tila isang gulo. Ang mga ilaw ay nagliliyab. Ang musika ay malalakas at ang mga tao ay tila nag-e-enjoy sa wild party. Ang dami ng tao ay nag-aalimpuyo at ang paligid ay puno ng sigaw at tawanan. Siguraduhin mong nandan siya at iulat mo kaagad. Utos na Ricardo sa bartender habang nagmamadali sila ng plano. Pagdating ng SWAT, nag-ayos sila ng plano. Ang mga opisyal ay naglatag ng mga estratehiya. Handang-handa na sa anumang mangyari. In a few minutes, papasok tayo. Wala tayong palag sa mga drug dealers na to. Sabi ng isang leader ng SWAT. Agad na sumugod ang SWAT team sa club. Sa isang iglap, nagkaputukan ng baril ngunit naunahan sila ng SWAT team at wala nang nagawa ang mga nagmamalupit na club. Na-outnumbered sila kaya napilitan na rin silang sumuko. Sa presinto, nandoon si Lucille. Gulat na gulat si Tristan nang makita niya si Lucille. Lucille, bakit ka nandito? Sigaw niya na ang galit at pag-aalinlangan ay nakikita sa kanyang mga mata. Sumama ka sa hayop na yan? Cheater! Bumaba si Lucille mala sa mga tauhan ng SWAT na may kasamang determinasyon at galit. Para sa lahat ng ginawa mo sa akin, Tristan. Sagot ni Lucille na may kasamang galit at sa isang iglap, pinagsampal niya ng malakas. Ito, para sa dad ko. Walang hiya ka. Ako walang hiya? Ikaw ang mali. Sagot ni Tristan na puno ng galit. Hindi mo ba alam na sinusubukan ko lang na protektahan ang sarili ko? Protektahan ang sarili? Sa pamamagitan ng panlilin lang at pandaraya? Muling sumigaw si Lucille na puno ng emosyon. Hindi mo na kailangang itago ang lahat ng to. Nasa presinto ka na, Tristan. Hindi naman makapaniwala si Tristan sa ginawa ni Lucille. Lucille, please don't do this to me. Nakiusap siya. Ngunit walang pakialam si Lucille sa kanyang mga salita. Hayop ka, Tristan. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Matapang na sagot naman ni Lucille. Nagtulungan sila Ricardo at Lucille upang magsampa ng mga patong-patong na kaso laban kay Tristan. Ang mga pagdinig ay puno ng tensyon at pareho silang handang lumaban. Sa unang pagdinig, umupo sila sa harapan ng hukuman. Ang mga ebidensya ay labis na kapanipaniwala.
simula ni Ricardo habang nakaharap sa hukom. Merong CCTV footage na nagpapatunay sa mga illegal na aktibidad na kinasangkutan ni Tristan. Anong sinasabi mong ebidensya? Tanong ng abogado ni Tristan na si Attorney Canlas, tila nagdududa. Walang sapat na patunay na nagkasala siya. Mabilis na sumagot si Lucille. May mga tao na handang sumaksi sa mga illegal na gawain niya. Isang bartender mula sa nightclub ang handang tumistigo. Ang mga tao sa loob ng hukuman ay nag-umpisa na mag-usap-usap. Masyadong malalim ang kasangkutan niya, bulong ng isang tagamasid. Sa kabila ng lahat ng takot at pagkabahala, nagpatuloy pa si Ricardo. Makikita rin sa footage ang lahat ng illegal na transaksyon. Hinihiling namin na bigyang pansin ito ng hukuman. Muli ay nagtanong si Attorney Canlas. At nasaan ang ebidensyang yon? Paano natin ito mapapatunayan? Pwede natin ipakita ang footage mula sa CCTV ng nightclub. Tugon ni Lucille at ang kanyang boses ay puno ng lakas. Maaari naming ipatawag ang bartender para sa mga testigo. Dahil dito, inatasan ng hukom ang pagpapakita ng footage. Sige, ipakita ang ebidensya. Sa ikalawang pagdinig, nagdala sila ng bartender na si Leo. Narito ako upang magsalita tungkol sa mga illegal na gawain ni Tristan. Sabi ni Leo habang nanginginig ang kanyang boses sa takot. Ikaw ang nagtatrabaho sa nightclub, hindi ba? Tanong ng abogado nila Lucille, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Leo. Opo, sagot niya. Nakikita ko si Tristan na nagbabayad sa mga tao para sa mga illegal na aktibidad. Dumako ang tanong ni Attorney Canlas. Meron ka bang sapat na ebidensya tungkol dito? Oho, sagot ni Leo. May mga CCTV footage at mga litrato na nagpapatunay sa mga ginagawa niya. Matapos ang testimonya, nagkaroon ng pag-uusap ang mga tao sa loob ng hukuman. Mukhang may ebidensya nga sila. Bulong pa ng isang tao. Muli nagpatuloy si Ricardo. Nandito ang mga litrato mula sa CCTV. Nakikita rito si Tristan na nagbibigay ng utos sa isang server para ilagay ang masamang bagay sa wine. Nang ipakita ang CCTV footage, nagulat ang hukuman sa mga ibinulgar. Ang mga illegal na aktibidad ni Tristan ay naging maliwanag. May nakita tayong sapat na ebidensya upang magpatuloy ang kaso. Wika ng hukom. Tristan, meron kang pagkakataon upang ipagtanggol ang iyong sarili. Matapos ang ilang linggo ng mga pandinig, sa wakas ay naipanalo nila ang kaso. Si Tristan ay nahatulang nagkasala. At sa mga sumunod na araw, tuluyan na siyang ikinulong. Justice has been served, Tristan. Wika ni Lucille na puno ng galit. Walang lugar sa mundo ang mga katulad mo. Nang umalis sila sa presinto, magkasama sina Lucille at Ricardo. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at laban, nagtagumpay sila. Ngayon, maaari na tayo magpatuloy sa buhay natin, Lucille. Sabi pa ni Ricardo nang nakangiti. Oo, Ricardo. Salamat sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Sagot ni Lucille. At sa kabila ng lungkot at sakit, ang bagong simula ay nakatakdang dumating. Matagumpay na naipakulong si Tristan at unti-unti namang bumalik sa normal ang lahat. Sa kabila ng mga pinagdaanan, ang buhay ni Lucille ay naging mas maliwanag. Wala na rin si Ricardo sa kumpanya dahil sa kanyang undercover na operasyon, pero patuloy pa rin siyang bumibisita sa ospital upang samahan si Lucille. Tuwing bumibisita si Ricardo, ang kanilang samahan ay lumalalim. Bagamat alam ni Lucille na nahuhulog na ang loob niya kay Ricardo, hindi pa siya handa na pumasok sa bagong relasyon. Masyado pa siyang traumatized mula sa nangyari kay Tristan. Isang araw habang nag-aayos si Lucille ng mga bulaklak sa tabi ng kama ng kanyang ama, patuloy siya sa pagsasalita kahit na natutulog pa si Don Lucio. Dad, pasensya ka na at medyo matagal ako naghintay sa'yo. Sobrang namiss kita. Samit niya habang pinapahid ang luha sa kanyang mga pisngi. Huwag ka naman munang sumama kay mom mo, okay? Marami pa tayong gagawin. Bigla na lang may narinig siyang boses. Ayaw pa ako ng mom mo roon. Makasabunutan ako kapag nalaman niya kung ano nang iniinom ko.
sabi ng boses na may halong biro. Napalingon si Lucille at sa kanyang pagkabigla, nakita niyang gising na si Don Lucio. Dad! Sigaw niya sabay yakap ng mahigpit sa kanyang ama. Gising ka na! Ang mga luha ni Lucille ay muling bumuhos. Ngunit ngayon ay puno ito ng kasiyahan. Bumalik ka na, Dad! Akala ko mawawala ka na. Oh, anak ko. Sagot ni Don Lucio, nakangiti ngunit pagod. Nandito na ako. Salamat at tigtas ka. Maya-maya ay pumasok si Ricardo na may dalang pagkain mula sa delivery. Lucille, ano nangyari? Bakit parang may party rito? Tanong niya sabay kita kay Don Lucio na gising na. Don Lucio? Gising ka na? Ricardo, binabantayan mo pa rin palang anak ko. Sagot ni Don Lucio at ang tono ng kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Oo, Don. Gusto ko lang siguraduhin na okay siya. Sagot ni Ricardo. Salamat sa iyo. Alam ko na hindi mo kailangan gawin to pero talagang tumulong ka ng lapis. Sambit ni Don Lucio habang pinagmamasdan si Lucille na masaya. Ang importante ho ay nakabawi na kayo at nakulong na rin si Tristan. Sagot ni Lucille habang nakatingin kay Ricardo. Super protective ka talaga, Dad. Salamat sa lahat. Mula sa kanilang pag-uusap, ramdam ni Ricardo na mukhang tapos na nga ang kanyang serbisyo at oras na upang magpaalam. Sa kanilang pag-uwi sa mansyon, may katamtamang pananabik na nag-aabang. Lucille, kailangan ko nang umalis. Sabi ni Ricardo na may lungkot sa kanyang boses. Aalis ka? Iiwan mo na ako? Tanong ni Lucille, ang kanyang puso ay tila bumagsak sa kanyang dibdib. Eh kung gusto mo, pwede naman akong manatili. Tanong ni Ricardo ngunit nag-aalangan. Yeah, I'm sorry. May girlfriend ka nga pala, diba? I didn't mean to. Sagot ni Lucille at ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang. Lucille, sumingit si Don Lucio. Wala siyang girlfriend. Lahat ng yun ay bahagi ng undercover niya. Nagulat naman si Lucille at napahiyang bahagya. Really? Pero... Ang ibig sabihin ng anak ko, Ricardo, sabi ni Don Lucio ay ngumiti ng may kislap sa kanyang mata. Ay gusto niyang ligawan mo siya. Dad! Napasigaw si Lucille at namula ang kanyang pisngi. Napangiti naman si Ricardo at naglakas ang loob sa wakas. Eh, hindi ko naman ho sana gustong magmadali pero sa totoo lang, planado ko na rin ligawan ka. Tumingin pa si Lucille kay Ricardo at may kaunting takot ngunit puno rin ng pag-asa. Sigurado ka? Eh, Don Lucio, pwede po ba? Tanong ni Ricardo. Of course, ibinibigay ko ang basbas ko. Sagot pa ni Don Lucio na tila masaya na rin sa kanilang dalawa. Nang napitan ni Ricardo si Lucille, may distansya pa rin sila ng kaunti. Ngunit ramdam na ramdam ang tensyon. Lucille, pwede ba kitang ligawan? Tumango naman si Lucille. Oo naman. Kinikilig niya pang wika. Courtship day one. Nakangiting tugon naman ni Ricardo. Okay, ito na ang simula. Sagot naman ni Don Lucio habang ang kanyang mga mata ay puno ng saya. Basta, aalagaan mo ang anak ko ha Ricardo, umayos ka. Oho Don Lucio, gagawin ko ang lahat para kay Lucille. Sagot naman ni Ricardo at ang puso ay puno ng pangako at pag-asa. Sa kabila ng mga nakaraang pagsubok, unti-unting nabubuo ang bagong simula para sa kanilang tatlo. Si Don Lucio ay bumalik sa Amerika upang opisyal na magretiro. Sa kanyang pag-alis, ipinamana niya na ang negosyo kay Lucille, na puno naman ng determinasyon ay pinagpatuloy ang kanyang legasiya. Ang pagtitiwala ng kanyang ama ay nagbigay kay Lucille ng bagong sigla at inspirasyon. Makalipas ang ilang buwan, naganap ang isang simpleng kasal sa isang maliit na chapel sa Amerika. Nais ni Lucille na maging espesyal ito, hindi dahil sa karangian kundi sa mga alaala at damdamin na kasama ng mga mahal sa buhay. Kasama ang kanyang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Nagtipon-tipon sila sa chapel at ang mga bulaklak ay nakakabit sa mga dingding at ang amoy ng sariwang hangin ay nagbigay ng malinis na simoy sa seremonya. Habang nag-aabang ang lahat, si Lucille ay tila nababalot ng takot at saya. This is it.
bulong niya sa sarili. Gayon din si Ricardo na nasa kabilang dulo naman ng aisle at bumulong sa sarili ng wala akong ibang gusto kundi makasama siya sa buhay na to. Nang pumasok si Don Lucio, nakaramdam ito ng matinding emosyon. Nakita niya ang nakasuot ng puting gown si Lucille na parang isang engkantada sa kanyang likuran. Anak, sambit niya, ang boses ay nanginginig. Napakaganda mo. Nang makarating sa pinto si Lucille, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Dad, salamat sa lahat. Sagot niya at ang kanyang tinig ay may kaunting panghihinaya ngunit puno ng pasasalamat. Alam mo Lucille, napakamahirap para sa akin ang araw na to. Pero natutuwa ako na nakita kita na lumalakas at nagiging isang mahusay na babae. Sagot ni Don Lucio at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya at pagmamalaki. Ang seremonya ay nagsimula, unang mga panalangin at mga pangako. Habang naglalakad si Lucille patungo sa altar, narinig niya ang mga bulong ng mga bisita. Sana maging masaya sila, sambit ng isang kaibigan. Habang ang iba naman ay nag-iisip kung gaanong kalalim ang pagmamahala ng mag-asintahan. Nang dumating ng bahagi ng I do, nagpa siya si Ricardo na gawing espesyal ang kanyang mga salita. Lucille, mula sa araw na nakilala kita, alam ko na ikaw na ang babae na pinakahihintay ko. Ikaw ang nagbigay kulay sa buhay ko. At sa araw na ito, ipinapangako kong mamahalin ka, aalagaan ka, at susundan ang bawat hakbang mo. Sabi niya, habang nakangiti naman ang matamis at napaluha pa, maging si Lucille ay napaiyak sa kanyang mga salita. Ricardo, ikaw ang dahilan kung bakit ako bumangon muli. Ipinapangako ko na magiging kasama mo sa hirap at ginhawa. Magkasama tayong lalaban para sa ating mga pangarap. Nang matapos ang kanilang mga pangako, hinawakan ni Don Lucio ang kamay ni Lucille at itinaas ito kasama si Ricardo. Sa harap ng mga taong mahalaga sa atin, binibigay ko sa iyo ang aking basbas, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki. Mahal na mahal kita anak, at mahalin mo si Ricardo ng tapat. Nang ang seremonya ay nagwakas, naganap ang isang tahimik na pagdiriwang. Nagbigay ng mga toast sa mga bisita at nagsimula ng magkwentuhan. Lahat ay nagdala ng saya, kasama mga simpleng pagkain at mga tawa. Sa gitna ng kasiyahan ng lumingon si Lucille kay Ricardo, ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa saya. Tara, maglakad tayo, mungkahin niya, sabay hawak sa kanyang kamay. Naglakad sila sa paligid ng garden at ang mga bituin ay nagsimulang magningning sa langit. Alam mo, simula pa lang ito, mahal, sabi ni Ricardo na puno ng pag-asa. Oo, mahal. At handa na akong harapin ang lahat dahil ikaw ang kasama ko, sagot ni Lucille na nakatingin sa mga bituin. Tila nakikita ang kanilang magandang hinaharap. Nang bumalik sila sa kasiyahan, napansin ni Don Lucio ang saya sa mukha ng kanyang anak. Anak, natutuwa ako makitang ganito kakasaya. Muling nagyakapan ang mag-ama na puno ng pangako at bagong simula. Dad, maraming salamat sa lahat, sabit ni Lucille at hinayaan niya ng anak na maisayaw na Ricardo. Masaya siyang nanonood. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa sapagkat sa kabila ng mga pagsubok, nagtagumpay sila at nagbukas ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!